morning, guys! Good morning! Grabe, nakaka-excite. Parang naalala ko yung before I started this. By the way, I'm Alex Santos from Team Mavericks. Background ko po, I'm a computer engineer. Sino po ba mga engineer dito? Yeah, mga engineer. Basta engineer, pogi. Tama, tama. I started, before po ako mag-isana, even sa college ako, as an engineer, nagtitisa na po ako ng mga sapatos. I never thought na nasa negosyo pala pera kasi ang family namin ang family background ko puro mga negosyante. Akala ko yung mga kaibigan ko nag-abroad, nandiyan, may namamasuka, so okay sila. So after kung graduate ng college, actually, kumita ako ng around mga 30,000 a month yung nagbibenta ko sa tapos. Pero akala ko, mas malaki kita yung kapag-employed. Sino ba yung employee dito? Yan. BPO, sino galing BPO? Yeah. Okay, yung mga pagod na natulog. Okay? So, nung nag-start ako sa BPO, ang laki lang kinita ko actually in China. Mga 11,000 a month. China. Tapos 2 years ako doon, nakasave naman ako ng maganda-gandang cholesterol. So, nakakala ko doon, kaya ako nag-stop mag-work. Because I was playing basketball. Before, ang task ko tumali ni Yurik, siguro hanggang dito eh. Ngayon, parang, hindi ko alam eh. Parang kapiso na lang talon ko after noon. Kasi, tumakbo ko isang beses, nakita ko, nag-uulap na yung paningin ko. So, ayaw ko na mag-work. Sino kaya na mag-work? Tama eh. And then I started, nag-negosyo po ako eh. Sino po ba taga Marikina dito? May mga taga Marikina? Wala. Okay. Sa Marikina kasi, ang negosyo ko na nagtitinda ko ng mga chinelas, ganyan, yung mga, alam niyo yung yung mga coin purse, Barbie. Imagine mo ako, laki ko, nagtitinda ko ng Barbie coin purse. Diba? Kaya, na-excite ako sa Celebi kasi before, magaling ako magtinda ng, ng sensei. Diba? Halata naman, diba? So anyway, after nung yun, introduce to you sana. With my, introduce sa akin ng sponsor ko na Gold Director. And, ang nakita ko sa kanya, talagang sobrang gandang product. Sobrang ganda, wala akong masabi. Before kasi yung father ko na hospital ng 2 days, nag-vitamin 200,000. So tinanong ko sa doktor, anong cost? Sabi niya, gumuti na lang. So yun, hanggang ngayon naman, okay naman yung pagkantam nila. And eventually, nagtinda po ako ng mga products, nahit ko yung PPPS ko, katitinda ko ng products, nakasponsor ko ng tao. At ayun, I'm very excited kasi parang, alam niyo, it's the first time uli na makita ko na ganito karami yung tinda ng sa akin. Presentation ng audience, yung ano kasi pinaka-isa sa paborito ko speaker yung magsasalita ako kaya eh. Naalala ko, every week pupunta ako from Marikina to Makati, 7 o'clock kasi coding ako nun. Pupunta ako dito para nabarinig sa motto. Okay? So, after kung mahitang PBPS ko, tuloy-tuloy ang income. Sino gusto tuloy-tuloy ang income? Ang pinuro ko sa akin yung USA is yung business mindset. Kailangan maganda yung mindset sa pagdating sa negosyo. And after that, yung income ko dito, nabili ko yung ko, nabayaran ko yung first car ko. Nabayaran ko yung first car ko. And after ko bayaran first car ko, nagsaya ko pa lang kahit yung Silver Director. And after that, nabili ko yung second car ko. Nakasama ko sa yung challenge. Alam mo yan, weekly ka umi-income. Sino yung gusto weekly umi-income? Yan. And right now, I'm doing USANA as one of my businesses. I also have lots of retail stores sa Rizal. And kagandaan dito, marami ako natutunan sa negosyo. And in-apply ko sa negosyo ko, at syempre sa buhay. So I'm part-time USANA, but full-time attitude.
Pero sa mga pinakamalagang mga support ko daw, siyempre hindi lang yung mga success ko, siyempre success ng mga tao nakapaligid sa akin. And I'm sure yung mga leaders ko nakabili rin ng car, may pabili rin ng bahay. Sino ba yung gusto ganun, di ba? Di ba lahat tayo gusto natin ganyan? Yes! And sigurado-sigurado ko dahil sa ginagawa nating program ngayon, ma-achieve natin lahat yan. Okay ba? Yes! Ayan. So, yun ang pong share ko and pwede ba nating palabakan natin welcome po yung ating next speaker from JC from Frontier. Thank you po. Good morning, Sana! Good morning! Grabe, overwhelmed yung sobrang daming tao tonight. Kasi, alam niyo yun, sobrang special ng speaker eh. Sino dito yung pangarap din nila na pag narinig yung pangalan nila, ganito rin kadami yung tao atin. Ako gusto ko din yun eh. Yung one day kapag ako nagde-deliver ng training dito, marinig yung pangalan ko, ganito rin karami yung tao na a-attend na training ko. Diba? Kasi dito sa USANA, inspiration yung ano eh. Kumbaga, nag-inspire tayo ng mga tao na bawat isa sa atin, kaya din natin ma-achieve yung success. Diba? Anyway, pakilala lang naman din ako, konting background about myself. So, I'm JC Gambol. So, ako, I graduated from the University of the Philippines, Los Baños. Of course, ko is a mukha ba matalino? Yes! Mukha lang to, Mahilig ako mag-aaral, kaya nga it took me 7 years para makalabas sa UP. Sabi nila, madaling pumasok sa UP, pero mahirap din talaga lumabas. Makalabas, di ba? So, hindi na lang nakalabas ako, kasi ngayon, hindi ko na sa'yo sana. Yes! So, paano ba ako nag-start? Nag-start ako sa'yo sana, na-introduce ako dito through my mom. Siya yung actually first na na-introduce ni Yusana. So siya, product lang. And sino dito yung mga, aware ba kayo na network marketing tayo? Yes! Buti naman kasi baka meron ko dyan, hindi alam eh. Sino dito yung mga skeptic talaga pagdating sa industry? I'm sure marami dito mga skeptic pagdating sa industry. Ako rin, sobrang skeptic ko sa industry ng network marketing. Kasi bakit? Marami akong mga friends noong college, in-invite na ako sa ganitong industry. And looking back sa mga ano naman nila, hindi rin naman talaga totally naging successful. And kapag sabihin na lang natin, nagsara din yung mga companies nila. So ako talaga, wala akong tiwala sa industry. Not knowing na meron palang company like Yusana na legit and may product na magaling. The company, kasi nakita ko rin naman talaga yung ganda ng product ni Sana. Siguro, it took me 1 year. Sabi na lang natin, nakita ko rin naman yung, kasi yung mom ko, siya nga yung muna na introduce with Sana, and nakita ko rin naman, tinabaho niya yung business. And kasi yung mom ko, successful career woman siya. Pero, it took her almost 27 years para makuha yung mataas na position sa employment. Eh pero, in comparison to doing the business of Yusana, it only took her 1.5 years para makuha yung same level of income. So, magkakita ko yun, siyempre, lalo na tayo mga millennials, alam ko marami tayo dito. Lahat tayo dito millennials, di ba? Kung meron na mga shortcut, kung meron na mga mapapaisilat inyong way of success natin, bakit hindi na lang natin? Kumbaga, yun yung i-grab natin yung opportunity. Kaya sabi ko, kung yung mom ko nga nagawa niya, wala naman siyang background. Ako wala naman akong background. Plus, hindi ko naman forte yung ganitong klase ng negosyo. Pero, alam mo yun, one thing na nakatulong sa akin dito is yung attitude na makikinig ka lang. Kasi, ito na yung business na pwede mong pasukan na spoon-fed na sa'yo lahat ng information. I-apply mo na lang.
siguro, ito na lang iiwan kong tips sa inyo kung paano ko din naman nakuha yung, kumbaga kung ano yung ano ako ngayon dito sa business. Familiar kayo sa motto ng UP na, no? Matatapang ang patatalino. Yes! Sabihin nyo nga, tapang. Tapang! Talino. Talino! Ako dito sa business, mas prefer kong unahin yung tapang kaysa talino. Kasi the more na mag-iisip ka, the more na mabagal ka sa business. Tapangan mo na lang and take action ka. Diba? Lahat tayo nandito, lahat tayo, may goal tayo, may dreams tayo. And swerte natin, nandito tayo ngayon sa business na yun sana. Diba? So, yun lang naman for now. And ito next na magsasalita in front of you is actually JC din yung pangalan niya. He's one of the leaders of Icon naman. Tagamakati po talaga ako, pero ngayon nag-stay ako sa Pampanga. And also, I'm an electrical engineering graduate. So, ano yung, magagaling ba si Coach Allen sa kasi Coach JC? Yes! Ano sabi ni Coach Allen pag engineering? Wow! Wow ko si Coach Allen? Yes! Wow ko si Coach JC? Yes! E paano pa ako, JC na engineering? Yes! Anyway. Electrical engineering graduate, nagtrabaho po as a sales manager, and nung 24 years old po ako, I was already operations manager po ng isang electrical company. So, okay. Thank you. Pero, meron ba mga manager dito? Meron? Manager? Sige, tayo po kayo ng kamay. Huwag buhay ba niya? Ha? Germany? Oh. Hello. Anong mas maganda? Ito? Ito. Gusto ko yun. Ako. Okay. So, kasi totoo po talaga, pag sa manager, puro journey lang. Wala naman talagang money. Ha? So, anong na-introduce po sa akin ng isa na actually, apart po ako ng mga kidnap, no, hindi ko naman talaga alam ba't ako nandito. Akala ko nga recruitment agency kasi pagdating ko, ang dami-daming tao. Tapos, ang malupit po niya, kinidnap ko rin yung asawa ko. Hindi niya rin alam ba't siya nandito. So, pero, kumanda long story short po, no, nung na-introduce po sa akin yung isa na, I saw the greatness in the products. Maganda po ba yung products? Yes! Sabi ko, yung pangit nga ng produkto na bebenta ko, what more yung maganda? So simple lang naman, inaral ko lang po siya. No, so sabi nga, sa lahat ng bagay, kahit ako engineering, paano po ako? Actually, I'm also a licensed product trainer po ng isa ng Philippines. No, kung titingnan niyo po, tuloy niyo. Kung titingnan niyo po, para naging product trainer yung ilang electrical engineer, pero simple lang naman lagi mo sinasabi, lahat ng bagay na pag-aaralan. Kung ang isang bagay na hindi mo pag-aralan, ibig sabihin, hindi ka interesado. Tama. So ako po, tinapos ko yung business for 2 weeks after going. Hindi mo siya, wow. Kasi marami po akong kakilala na tapos nila 3 days lang. Meron nga ako kilala, 1 day lang. Kasi hindi niya alam na may deadline. So tinapos niya agad. Tama, di ba? So ako po, gusto niyo po matapos ng maaga yung PBPS niyo? Yes! Ang isang sekreto ko lang po, bakit ko po natapos ng maaga yung PBPS ko, yung ginagawa niyo po ngayon. Actually, yung pag-upo niyo po dito, napakalaking bagay po niyan. Kasi wala po kayo itong foundation, kundi po yung training niyo. Tama? Great, tuloy niyo. Ang malapit po niyan, nung nag-start po ako sa training sa USANA, nung nag-start po ako mag-training, ang unang-unang upuhan ko po yan. Yun. Kuya, tayo ka. Tayo ka. Ikaw. Yan, pinakalikod. Hindi, ikaw. Hindi siya. Dapat kasi nagpalit kayo. Siya. Doon po ako lagi naupo sa likod. No, kasi hindi po ako masyadong ano sa tao, gusto kong helubilo masyado. Pero gusto ko lang matuto, kaya ako lagi nasa likod. Pero who would have thought na yung dating nandun lagi sa likod, siya yung nandito sa harapan. So, kung pinapatunayan na hindi importante kung nasan ka ngayon, ang lagi mong titignan saan ka ba pupunta. And basically po, mahaba po yan, I'm now one of the silver directors ng Isana. And I declare this coming February po ang gold director ko. Yeah!
Honestly guys, kanina lang po talaga sinabi sa akin na magsasalita pa lang ako dito. Kaya pa sinin nyo, di ba si Up Allen saka si Up JC parehas nakakot? Sabi sa akin, nagsabi sa akin, ba't hindi ka nag-coat? Dapat nag-coat ka rin kasi lang na umakit nakakot. Hindi nyo alam, naka-built-in jacket po. So, pero sabi nga yun, wala naman yan sa sinusuot mo. Tama na sa po, lagi nasa personality mo. Lagi nga po, tinagaw po tinatandaan, lagi po sinasabi sa akin ng mentor ko, huwag magtingnan ng isang tao sa itsura niya. Tingnan mo kung ano yung sinasabi mo. Kasi po ako po, although I'm a sales manager, operations manager, yes, maganda yung karir. Pero, tinanggal ko po lahat yun. So, yung mga may mapataas na posisyon dyan, ako, ang tip ko lang po sa inyo, kalimutan mo na yun. Kasi bakit? Kung mataas yung posisyon mo sa labas po yun. Tama. So, ako po, hindi po ako dati nakikinig. Tama. Pero nung nagsimula po ako makinig, tama, kinilimutan ko manager ako, kinilimutan ko engineer ako, kinilimutan ko nag-handle ako dati ng business, ng people. Sinimula ko lang po makinig. At isa pong tao na nagturo po talaga sa akin, yung ipapakilala ko po sa inyo. Pero before ko po siya ipakilala, kasi po, even sa mga icon, kahit kung may katabi kang icon, tanungin nyo na kung sino ko pag nag-i-intro. Kasi bakit po, hindi po ako pumapayag na yung respeto ko sa tao na to, hindi yun ang respeto niya. Kasi kung siya po, yung respeto ko po sa tao na to, siya po kasi yung tao na nagbigay sa akin ng pagbago talaga sa buhay ko. Talagang iba po talaga yung mundo na ginagalawang ko na dati 8 to 8 to 5 nasa office ako, laging stress, nakakasakit dahil sa trabaho. Ngayon, I'm living the life I dream and going to the life I really, really want. Tama? So, yung tao po na to, huwag nyo nang tingnan masyado, siya na po magkukwento ng background niya. Sabi nga, hindi mo naman malalaman kasi ang kwento lang. Tama? Makikita mo talaga ang galing ng isang tao sa achievement niya. Tama? And achievement lang po ang pag-uusapan, hindi nyo po mabibilang. Tama? Technology kasi. It's dead. It's dead. Totoo, it's dead. Ayan. It's alive. So, actually po, yung papakilala ko po sa inyo, I always see to it na yung respect nyo sa kanya, sobrang taas. Kasi bakit? Hindi niya po ako kilala personally. Nasa leg... Members po ba lahat? Yes! So nasa leg po niya ako na Monday pa lang, kahit magpasok po ako ng 1,000,000 points, wala po siyang benefit. Pero he always see to it na lagi niya ako minomonitor, lagi niya ako chine-check. Kahit nga mag-diamond director po ako, wala po siyang benefit. Pero doon ko po nakita yung puso ng tao na to. I really understand na iba-ibang team, right? Merong Frontier, may Forge, may Mavericks, may Icon. Pero sabi nga, hindi naman tinitingnan kung anong team ka eh. Tama? Ano ba yung nag-contribute? Tama? So, siya, itong tao po na to na wala po siyang benefit sa akin, eh mas malamang wala po siyang benefit sa inyo. Tama? So, pero hindi po siya nag-atubili na tumulong. Hanggat kaya po niya tumulong, tumulong po. So, okay lang po ba? Bago siya, pagpapasok po siya dito, okay lang bigay natin yung 100% na. Yes! Okay lang ba? Ready na po ba kayo? Yes! Actually, kahit sabihin niyong yes, hindi po kayo mukhang ready. Kasi paano kayo, paano niyo masasabing ready kayo? May bag kayo sa harapan. Hindi ko sinabi ikaw yun. Tama? So, baka ikaw lang yun. So, okay lang. Ready na po ba? Yes! So, kailangan niyo po bang practicein yung traditional clap? Di ba hindi na? Di ba hindi na? Hindi na! Di ba hindi na dapat pinapractice yan? Yes! Kasi kung kilala mo yung speaker, dapat ready ka na? Yes! Kasi dapat naka-focus na kayo? Yes! Kasi dapat naka-focus na kayo? Yes! O yung mga may hawak na phone, huwag na kayong pumalakpak masyado ha, baka masira yan. Pero ready na po ba kayo? Yes! Pamilya! Yung mga tumayo, ready. Kasi guys, imagine nyo, this is hindi lang po siya awarded dito sa Philippines, international awarded po siya ng Philippines! And guys, one of the executives, please go to your military! Guys, I can't get this, but I can't get it!
Hello, hello, hello. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Mentor Raj. Pero walang para si Mentor Raj. Okay lang ba? Okay lang? Wala sa mga po boses ko eh. Ito kasi para ako nasa Jeremy. Diba? Dito mo, diba? Mike? Si Dwight po ako. Good morning. Are you excited? Yes! Or, kasi sabi niya, di ba? Ang sarap na pakiramdam ka pag excited ka. Pansin mo, kahit gano'n ka sarap, yun dito mga empleyado, pagkas mo. So, pwede pala pa natin mga empleyado. So, imagine mo, kung may isang tao na hirap, ikaw yun. Umuwi ka ng trabaho, pupunta ka pa dito. Hindi yung madali yun. Yung iba ho nandito, napapalipas lang talaga ng traffic. Kaya sabi, pwede ako yumayang, pupunta ka lang dyan para magpalipas eh. Pero honestly speaking, siguro sa mga first timers, sino yung first time na po ako nakita ngayon? So, pwede palakpakan ko sa mga first timers. Sino yung Hindi sinabing dalawang taon. Hindi, bago lang, ibago. Guys, bakit ko sinasabi? Kasi ang network marketing, pag sinabing network marketing, kasi bibigyan ko yun ng konting idea. Kung lagi mo ma-attend kayo sa training, kasi hindi naman dumadami, ibig sabihin there's something wrong. Kasi ang foundation ng negosyo natin, for you to earn big, kailangan malaki organization mo. So, ngayon, pag nag-kuma-attend kayo ng NDO, 2 hours po ako sa sitaan. Hindi. So, ito ha, ito yung frontier. Ay, ito yung core F. Ay, core F. Sino mo ang nito yung frontier? Pwede yung frontier to ngayon, yung bagong sali na ngayon? Nakakainis naman. Paulit-ulit yung training.
jeans? Tama ba 'di? Pero sino dito, yung may left and right na downline? Yung may downline dito, bakit nasa mga yun? Di ba yung may downline ka, may kasama kang downline dito? Excited ka? Yes! Di ba? Yes. Pag may downline kasama, left and right, inapong mo dyan, nakikin ka, grabe! May dito sa kabila, meron dito. Abang training, kahit alam mo na yung tinuturo, kahit paulit-ulit mo pinakinggan, pag may downline ka dito, maniwala ka parang laking bago. Excited to, grabe to, grabe guys, grabe. Nakinig ka, huwag kang magpaypay! Mag-ibay ko training ko. Tama ba eh? Kakaiba ng training. Ano nangyayari? Namamaster? Hindi. Anong negosyo natin? Copy? Business. Paano makukopya ang isang bagay kung pag-iba-ibang tinuturo? Tama ba eh? So, imbis na ibahin ang upline, mawa nag-talk si Brett, dapat pareho din siya. Pag nag-talk ulit si Mentor Brett, si Mentor Raj, si Mentor Ryan, sino may mga mentors na talk? Ulit-ulit lang yan. Kasi, di ba, hindi mo matututunan yun eh. Kaya lang nananawa ang tao simply because walang bago. Tama ba? And this training is for you. And sabi ko nga eh, do not lose the opportunity. Do not let na downline mo na bago mawala yung opportunity na pakinggan kung paano ka nabalino. Tama ba? At maniwala ko sa hindi, kung puro old-timer po pag nag-NDO, hindi po baliw ang tao yan. Mahirap po baliwin ang baliw na. Tama ba? Tama yun, no? So are you ready ba yung mama? Yes! So gato lang, i-imagine ko bago lahat kayo. Yes! Tama? Yes! I-imagine ko na wala pang kumikita dito. Yung tipong paksali mo palang iniisip mo, totoo bang yayaman ako? Okay ba yan? Yes! Kasi masarap mag-training yung pakiramdam na lahat kayo bago na, ay grabe, ito na to. Pero the back of your mind, hindi talaga eh. So, let's pretend na hindi nyo gusto yung, parang nagdududa kayo. Kasi una yung ano natin sasabihin, kasi I'm doing you sa mga hindi nakakilala sa akin, by the way, I'm the Lord and Godly po. You can call me kung ano ka, kung mga lalaki kayo, mga kaibigan, ano lang, you can call me Mark. Pero kung babae ka naman, call my wife. yung sa akin yan eh. Kasi dati sinabi ko, may nato ako, may anong crowd. Kasi ko, you can call me Dwight Ricalde. Pero kung mga lalaki kayo, you can call me Dwight, Edward. Or sa mga babae mo, you can call me anytime. Kung sinabi ko yung, bugog. Bawal ko yun. Okay kayo mga lalaki, nakikin yung gano'n yung punch niya. Mahalo kayo dyan. So, anyway, I've known you sana for 8 years na po. So, 8 years, grabe, in 8 years time mo, siguro, hindi pa siguro. Ang total na kinito ko in 8 years time is kung lang na 96 million. Grabe, ang sarap dun! Ay, maniwala kayo. Ay, ako, mahirap ang buha ko sa inyo sana. Totoo po, yung kinikita ko na nasa 1.5 million naman, mahirap pa po yun. Ito, pagkakasama kami, parang ang squatter ko. Dito! Sino-sino? Kausap mo si Miriam Januan, number 1. Tapos 20 million. Anetke. Mga ganun. Tapos kasama mo sila, ano ka? Diba? Parang kapi-kapi ka, outcast ka. Kakamali. Pero alam mo ang pinakamasarap pala, no? Pag nasasama ka sa ganun, tumataas yung standard mo. Yes! Ganito lang sasabihin ko, yung kinita naman yun, hindi naman siya ganun kadali na one day lang nangyari yun. Hindi. Madaming iyak. Madaming sakripisyo. Madaming produkto na tumambay sa bahay ko. Tsaka pag nag-release
grabe mga pangako talaga, di ba baliw na baliw? Yung pagka ano mo, yung pagka, una ayaw mo, hindi. Una na, ganyan ka muna, habang lang naman gusto mo ni presentation, pag ganoon ko lang pagano. Hindi matapos ang presentation, nagre-recruit ka na sa utak. Tama? O kaya nag-iisip ka na kanino ko utang? Kanino ko utang? Diba? Isipin mo, sino kaya yung pwede mong sanda? Tama? Pero yung point na yun, yun yung pinakamasarap na makaramdam sa lahat. Ako kung babalkan ko yun, yun lang yung gusto ko. Pero nung ginagawa ko yun yung ayaw ko na balkan. Yun lang yung pakaramdam ko yun, ginagawa ko na. Grabe. Diba yung ang bilis ng order, tapos hindi ko pa nakaka-recruit, tapos yung lalaki ko parang umiiwas lahat. Tapos tawag pa sa'yo, usana o, ngayon yung nag-uusana. Diba? Pero, sino nakaka-relate? Diba? Natin mo, meron ba dito magkasali at excited na nadali produkto pagdating sa bahay, tinatago? Diba? Ano yan? Ay! Wala, pinahawa! yun yung part na parang pag naisip ko, parang ang hirap na pinagdadasal ko sana matapos natin itong paghihirap ito. Tama? Pero guys, ang success kasi hindi shortcut eh. Yes! You have to experience that. Kasi pag hindi mo naranasan yun, anong ikikwento mo? Imagine mo, hindi mo naranasan yun, ang dali mag-recruit. Ngayon, lahat ka na gusto mo sumali. Tapos may downline ka, sabi, may ito, ako yung nahirapan ako. Ang hirap mag-recruit, tapos ano, kamo siya mamotivate. Ay ako, hindi. Hindi. You have to understand what is to become a successful person. Kasi yun ang pinaka-importante, hindi po ako magaling, hindi po ako matalino. Ulitin ko sa mga hindi nakakalala sa akin, dito sa eksena, alam ko nila, ako talaga pinaka. Sa lahat ng diamond mo, lahat ng diamond pa, two-star diamond, o kaya lahat ng star diamond, ang pinakagago dito ako. Alam mo nila yan. Kasi 5 years ako sa high school, 11 years ako sa college. I am very rebellious ako. Diba? Pero yun din ang pinahawakan ko para magbago buhay ko. Kasi sabi ko nga, ayaw ko rin habang buhay na, alam mo yun, yung feeling mo na kaya mo pero hindi naman. Sabi ko, hindi kailangan ko to. Kasi alas yung thinking, kung tatanungin niyo po ako, yun po yung isang reason bakit na-motivate ako. Kasi unang-una, di ba, may ang dami mong anak, anin. Actually, that time yung anin. Ngayon yung anak ko, walo. Uy, okay, parang walo. Hindi naman, bukabi naman. Kaya madaming mahirap. Kasi iba, pag nasabing madami, pag sinabing, ang dami mong anak, ano ka ba? Hirap-hirap ng buhay. Shay, sila yun. Ako pag sinabing walo, ay dati anim pa lang yun eh. Wala mga pera, anim. Kasi may dami mong anak, anim. Sus ko, yung baka hindi nga makagawa ni isa eh. Ang problema ko, pakainin ng anak. Di ba? So, mas madaling problema yon. Permanent. Nakuha niyo po eh? So, syempre, ito na. Syempre, ako ginagawa sa mga first timer dyan, ang normal na nararamdaman mo, it's normal. Everything na na-experience mo ngayon, dapat lang. O sabi mo sa akin, dapat lang. Di ba? Kung nalilitik ka, dapat lang. Kasi imagine mo, pag ikaw, ayaw ko nalilitik ka, hindi sabihin, hindi ka nagre-recruit. Tama? Kasi ang tao na nakaka-feel ng rejection, feeling by mic eh, natanggal naman. Di ba? Yung feeling pag hindi ka nalilitik ka, ibig sabihin, feel mo
naman nagre-recruit, hindi. Ang totoong nagre-recruit, yung nare-reject ka. Tama. Diba? Tapos yung tipong-tipong, nung nag-resana ka, wala kayo, hindi ka nag-resana. Dati, dati may pera ka, nung wala kang resana, ngayon parang lalo ka naghirap. Tapos, parang may mga utang ka pa. May utang ka pa. Tapos nagmi-negative ka pa ng mga nakaw na, ano pinaggagawa mo? Pero ulitin ko, ano dapat? Kasi kailangan mo ma-experience mo kasi dapat lang. Kasi bakit ko sinabing dapat lang? Guys, pag na-overcome mo to, tanda mo laging may boundary yan eh. Una, wala kang time, wala kang oras, wala kang time. Pero dating araw, puno-puno ka ng time, may pera ka pa. Yes. Kasi ito yung pinakadapat lagpasan nyo. Itong gitnang to, this is the pain. And this is the gain. Nabarat na. And all pain, tandaan nyo, it's not just a pain. It's a lesson. Yes. And pag nalagpasan nyo itong pain nito, dapat, kasi yun dapat ang maintindihan eh. Kasi madami mga tao nahirapan sa... Isang beses lang na hindian. Nag-recruit, ayaw. This is not my life. Ano tinake mo? Ang lakas!
si Mentor Oscar Muro. Nung nag-elementary ka, makaka-high school kaya ako. Tama ba, Le? Ito nag-high
nag-college ka, makaka-graduate kaya ako. Pero lahat yung pinagdudahan mo, ang hindi mo pinagdudahan, nung nagtrabaho ka na, ito na to. Tama ba rin? Kung kailangan ka nagtatrabaho, tsaka hindi nagdudya sa 10,000. Eh, mas scam to. Ilang milyon ang ginastos ng magulang natin sa 10,000? Yeah! Thank you, nursing. Ang daming nursing! Diba? Kaya nga, diba, nursing, sabi daw, sabi, nursing ka, pag nursing ka, take care of ka na. Patient, yan yung kurso na kumakanta. Nursing. Na kumakanta, isip na isip ako, shit, tinanong ako. Nursing, siyempre mga ganun. Diba? So talaga magdududa ka. Tama ba rin? Pero tanda mo, kahit yung first kiss, nagduda ka. Tama ba rin? Alam ko, sino dito? Alam ko namin talagang malupit na eh. Makikita sa itsura yun eh. At tita. Layo! Tawag talaga yun! Marami, 40 years more than you! Pero diba? Diba nang kinabahan ka rin? Yes! Diba? So, ibig sabihin lahat, yung di mo nga alam, halik na ba to, halik ba ako, halik ba ito? Hindi mo alam kung tatagilid ko, gagano'n. Lahat! Never yet! Pero tingnan mo, yung tinray mo na, kung tumama, ano nangyari? Di ba yung magdikit? Eh, gabi! Ito na, hindi ka tumigil. Then guys, ganun din dito. Pag ikaw ka lang natin kumikita ng 100,000 above, hindi ka natitigil. Tama? Ito pa. Ito pa rin nakakainis eh. Ito. Pagbago ka, ito eh. Madalas dito eh. Kahit yung nilalabanan mo, nandyan lagi. Yung may bumubulong sa likod. Yeah. Mapapay. Tama mali. Yung may D-boy dito. Diba si D-boy yan eh. Itong ginagawa ni D-boy eh. Diba? D-boy, D-boy nyo. Diba? Kasi pag meron ka nito, no? Action! Pag no action, no? Result! Kasi nagduda ka eh. Re-recruiting ko to. Ay! Hindi naman siguro kailangan niya, mayaman na siya eh. Tama? Eh, kaya siya. Yung may gusto ka rin kumunta, ay, hindi kailangan, mayaman yan. Ay! Walang oras yan. Tama? Tapos pag nag-recruit ka naman ng isa, ito recruit ko, ay, walang pera yan. Kasi ito pang re-recruit, ito pa lahat. Tama mali? So, pinamunan. So, eto, tatanggalin mo yan. Baro ba ito, fear? O, di ba sabi nga natin, pag ang tao may fear, walang pira. Sabi sa'yo, walang pira yan. Tama? So ngayon, tanggalin mo yung fear. Pero noon pa ulit yung fear. Kasi, ang fear kasi pwede mong gamitin in the positive way. Kasi bisa ano yung fear of failure. Tama mali? Tama. Baka magkamali ako. Hindi ko kayo masisisi na natatakot kayo magkamali. Why? Kasi we are trained mula bata pa na bawal magkamali. Tama mali? Kaya ngayon, nakiusana ka, takot na takot ka. Kasi ito rin, bawal magkamali. Ang nga natin, sa mga teacher ko, I respect you a lot. Kung may mga teacher dito kasi, one of our goal director, Ate Ermelina, teacher mo yan. Goal director sa mga nag-ibig, hindi mo sama, pero yun ang tinuro sa atin. Bawal magkamali, bawal magkamali. Kaya ikaw, ayaw mo na magkamali. Kaya nung tumanda ka na, ayaw mo na sumubok, baka magkamali. Ilang years ka nag-aral? 14 years ka nag-aral. Tinrain tayo, huwag magkamali. Bawal magkamali. Kaya hindi ko masisisi pag bago ka. Ako,
advantage. Puro namin mag-asawa. Ay, hindi. Ako na lang. Ako, ang pinaka-advantage ko siguro, nung nag-aaral ako, sanay na ako magkamali. Baksak na ako, hindi ko pa nararamdaman. Grabe! Aming baksak ko. Yung sa sampung. Ano pa ako nun? Diba? Salamat. O, diba? Nakakuha niyo ko yung point? Yes. So, ibig sabihin, normal yun. Pero, yun nga, yung, pwede pa lang pangalan natin si Mentor Brent! Ah, ang hap. Di ba, nakuha nyo? Di ba, so ibig sabihin, so normal yan yung kakabangka. Di ba? Tapos yung fear to fail, okay lang yun kasi kaya nga fail eh. Pwede pa lang pangalan natin. Wow! Kaya nga fail. It's a first attempt in learning. Huwag kang matakot magkamali. Doon ka gagaling. Maniwala kayo. Ako yung unang presentation, mali. Yung unang invite, mali. Actually, hindi unang invite. Ang daming invite, mali. Pero doon ako na, doon ako gumaling. Dadamali ko. Yes. Diba? Diba? Isang taktong mali. Ayaw na agad. Diba? Hindi ko itong linya. Tinry ko. Hindi mo ka tinry eh. Nasa utak mo lang nag-i-invite ka eh. Tama mali. Ito mo, pagtapagod ka. Nangyayari, grabe mo ito. Diba? Puro grabe ka lang. Pero talagang yung utak mo, pagod ka negative. Tama mali. Huwag mo pangunahan, subukan mo. Walang wala pa ako nakita sa history na nag-recruit na namatay. Boom! Pag gano'n na, matakot ka. Wala na naman, kahit kami, hindi, okay na ako. I'm happy. Change career na, ika nga sabi ng coach friend. Ay, mentor friend. Pero, wala na mamatay eh. Di ba? Yung pag-recruit mo, ayoko. Huwag nakita mo yung fit mo ako. Pero wala. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Attempt ng attempt. Ang negosyo natin, numbers game. The more na madami kang sinet na coupon, the more chance of winning. Kaya kung the more na madami kang kausap, ayaw, tumi-tumi ka lang. Di ba may tatawag na tayong SW4? Yes. Someone joined, someone not. So what? Someone is waiting. Bilisan nyo yung madami ma-reject. Paglabas mo, siyempre alam mo naman talaga negosyo natin, pag ang negosyo natin is a rejection business. Kaya pag tinanong kayo, what is your business? Rejection. Wow, ah. Good time. Totoo! Rejection, kaya expect mo na ma-reject ka. Kasi ang pusunod na isang fear of rejection. Ayaw nyo ma-reject. Di ba? Wala naman ang bago eh. Daw, pag inalokan ka, tuloy ka lang. Di ba? Saan ka makakita? Ang doktor. May nangyayari ba rejection sa buhay nila? Yes. Habang ginagamot nila, namatay. Sasabihin ba ng doktor? Ayoko na mag-doktor. Tis na ka lang. Patay eh. Mga doktor nang dito ngayon. Mga doktor! Ang ganito. O yan, doktor. Di ba? Hindi! Diba hindi yan na pag may na-make gear mo siya, pag namatay, kung ano nangyari, ano sa sabi niya? Next! Oh! Eh, ano siya sa mong, oh shit! O, pag namatay yung kasunod, next! Ganun lang! Tama! Sa business natin, ayaw lang naman siya. Ngayon, pag umayaw, hindi naman ito yung nariyawan niya eh. Wala lang siya naiintindihan. So, galingan mo sarili mo para maintindihan. So, invite. Ako, honestly, ang ginawa ko, syempre, na-expect ko na, umayaw lang sa salit. Kasi nangyari mo sa akin yun eh. Alam mo yun, sa dami-dami yung in-invite, na-experience yun, ang dami yung in-invite, excited ka.
Tapos walang sumali. Naranasan niyo yan? Yes. Offline, grabe to! Naku, 100! Pagdating ng offline, PTA meeting mo. Saan mo nagsasali to? Rotary meeting. Sinaranas nun. Ako naranasan ko yun. Diba? In-invite ako, tapos sabi ko, nabi, 100? Right people! Right nga eh, Rotary. Pero wala sumali. Kasi yung maling approach. Pero, na-reject, hindi, tuloy ulit. Nakuha nyo? So, ngayon, you have to clear your mind, you have to accept na it will happen. Pero bilisan mo lang. Sabi nga natin sa network marketing, ang superhero natin talaga para yung mga dito si Batman. Hindi si Iron Man, hindi si Thor, hindi si Batman. Bakit Batman? Kasi batot man hit. Dapat batot man hit ka. Nilig mo ko, ayaw niya. Okay lang. Nilig mo ko, ayaw niya. Alam mo yun? Paglalabas ka pala, excited ka paglabas mo. Ilang kaya aayaw sa akin ngayon? Ito, Aguila. Diba? Ito, magiging superstar to. Paano iba nila? Malay ba na nag-recruit sa akin, ha? Magiging ganito ko. Malay ba naman ang mga nag-recruit sa mga apply nyo sa iyo? Eh, dati, anong ginagawa ko? Nanunod ka lang ng TV. Ngayon, nandito ka. Tapos magiging superstar. Malay ba nila? Tawale. Kasi walang nakalagay. Wala kasi nakalagay na X. Diba, uy, ito, Aguila yan. Akin yan. Hahanapin mo eh. Tama mali. Eh kung mabagal ka maghanap, recruit, na-reject ko. Bukas next week ulit, pahinga muna ako sa ngayon sa radyo. Pero kasi, so ngayon dapat recruit. Yung mabilis, honestly speaking, sabi nila, ba't ang bilis ko? I am one of the fastest. In 4 years namin, kinita namin mag-asawa $1 million. 4 years. Mabilis si Jess. Mabilis yan! 4 years na po kami nagpahinga, pero ngayon hindi na pwede, hindi na pwede. Hindi na pwede magkamay, kasi ginugol namin mag number one. Ay, hindi pa rin. Diba? Sabi kami eh, ano yan, talaga tuloy-tuloy. Reject. Yung tipong dami mo message sa Facebook, kamusta? Tapos pag nakita, huy! Nami-message ako sa'yo! Ha? Yan ba? Oo! Tapos papakita mo sa kanya. Ay, hindi ko na account yan eh. Karanasan ko yun. Pero ako, batoy, manis, I don't care. Tama, kasi ang focus ko, yayaman ako. I don't care kung i-reject mo ako, reject. Kahit 1,000 mag-reject sa akin, I don't care. 1,000 lang yun. Wala akong mabibili doon. Tama mali. Doon ako sa 1 million. Diba? Bago. Ilang? O, ito na. Ilang zero sa ano? 6. O, 0. Walang prospect. 0. Pero may lulusot isa. Pag lulusot isa, yun yung 1 million mo. Diba? Tama mali. Tama mali. Tama nyo? Tsaka walang nag-number 1 na hindi dati lumama sa 0. Walang Bill Gates, walang Steve Jobs, na hindi nagsimula sa maliit. Anong pinakaiba nila? Tinanggal nila to. Tanggalin mo yan. Ang palit mo dyan, faith at hope. Ano? Kasi pag may faith and hope ka, mawawala to. Halimbawa, ato ka, grabe, payaman, tapos sabihin sa'yo, uy, yung panggatas ng anak mo, eh wala ka talaga. Anong dapat pahirali mo doon? Faith and hope. Walang panggatas. Ngayon lang yan. Tama mali? Pero, umuulan, may tapos yung tumutuloy tubig mo. Positive ka rin yan. Sa pagdiyan, mahal yung bahay natin, tumutulo. Huwag ka maganda, ngayon lang yan. Kasi titigil din naman ulan. Yeah.
point? Yes. So ngayon, pag nawala yung fear and doubt mo, that is the time. Pero alam mo, the reason why para mawala yung fear and doubt, ito lang, dalawang kasin. Ang fear and doubt, para mawala to, pag alam mo isang bagay, nawawala yung takot doon na. Tama, ibig sabihin dapat kung pag. Pero bago mo siya mapag-aralan, ang magpapapush sa'yo para bigyan mo ng oras ang yusana, kailangan mong alamin kung ano reason kung paano gagawin. Bago siya gagawin. Kasi many people are keep on asking us, paano mo narating yan? Paano mo nakuha yan? Ano ba na dapat namin gawin? Tandaan nyo, dito sa room dito, sa 400 na tao dito, isa lang tinuro ko. Wala akong iniba. Pero sa 400 nito, 10% na lang nito ang yumaman. Ibig sabihin, anong pinagkaiba? Pareho ko tinuro, bakit magkaiba na yung resulta? Kasi yung tao na yun, alam niya yung reason niya bakit yung ito. It's not yung ano, yung papano. Ano ba yung reason mo? Dukutin mo yan. Kasi the more na malalim ka, the more na hirap kang bunutin. Di ba, mama? Malalim, ito. Ito, para sa anak ko, para mabigyan ko ng magandang buhay. Di ba, ganun. Para pag may nagre-reject sa'yo, hindi tatalab. Yung magulang mo, nanine-negative ka, isipin mo, para sa inyo to. The more ka nanine-negative, dalaw ko gagalingan. Kasi may white eh. Yung nagko-comment ka, I experience walking. Grabe, ilang kilometro yun. Na nagtatanong na rin ako sa sarili ko, talagang mayayaman ako. Sa Cebu yun. Lalakad ako, tinatanong sa sarili ko. From Lahug going to Osme, Del Puente. Malayo yun. Mga tiga Cebu. Alam nila na yung mga tao ni ganun. Ang hirap kaya nun. Tapos bago pagpunta ko sa kausap ko, mag-ilamos ka. Eh, ang init na ginanong mo kasi wala pa masahe at mag-ilamos ka ng pagkakausap ka, kasi hindi darating. I experience that. Sabi ko sa sarili ko, minsan napapalayakan. Yung mangyayari kaya? Pero sabi ko, hindi. Mas kailangan kong gawin. Baon na ako eh. Ayoko tawanan nila ako. Nasasabihin sa akin, yung integrity ko na pag ginawa ko, lalo nila napatunayan na wala akong kwentang tao. Kaya pinanindigan ko. Sabi ko, hindi, gagawin ko ito. I'm in pain. I need a reward. Tama ka rin. Yung dukutin yan kasi hindi ko alam ko na yung why nyo. Meron iba, gusto ko makatulong ng ibang tao. Gosh! Bago mo tulungan sila, ikaw muna. Kaya kasi aeroplano, di ba? Aeroplano. Flight attendant. Di ba flight attendant, pag tinuturo yung gas? Ano gagawin? Parents! O yung ano, tama parents na? O yan. Magulang na lang, magulang. Hindi, nag-a-adjust kasi ako, binakita ko parang pa ganun eh. So, yan. Di ba una-una mo nalalagyan niyo yung? Sarili, magulang, bago lalagyan niyo ibang tao. That is one principle na dapat ikaw muna. It's not being selfish, but it's being smart. Kasi pag ikaw wala na, paano na sila? Tawal eh. So ngayon, ganun ka, yun ang why mo. Pag yan ang why mo, madali na lahat. If you know your why, it's easy to discover how. Doon na papasok yung nagiging GLNL. Doon na papasok lahat. Kailangan mo makinig i-apply. Kasi, bakit ako makikinig? Eh kasi kung hindi mo alam yung reason mo, eh, hindi na ako tayong training, hindi mo kailangan yan. Pero pag alam mo yung reason mo, at yun ang training, kailangan yan. Hindi ka na kailangan sabihin na-apply. Uy, umating ka ng training. Atin tayo. Hindi! Kasi mas malalim yung buhay mo eh. Mauna ka pa sa apply mo. Tama. Sasabihin mo, apply, may pula ka. Tama. O, tapos sasabihin ka apply mo. Uy, nasan ka ba? Dito training. Tama, hindi mo pala yung training. Sa aim, hindi dyan. Ay, hindi pala sa aim. Dito pala. Diba? Sabi mo sabihin, yun yung pag alam mo may dahil ako. Sabi mo na-apply, mag-recruit ka. Hindi ka na magtatanong, paano ko mag-recruit? Hindi na. Mag-recruit ka. Sasa, alam mo, pag nag-recruit ka, lalaki mo. Yes. Darating ako dyan, mag-recruit ka.
kahit wala mo, dati pa siya apply, ngayon wala ka, ginagawa na pagdating pa lang, di-report na namin kung sino-sino ang sa tama namin, sa kapangsan namin. Eh, pa, dumating siya apply. Apply, pasensya na. Wala eh. Negative eh. Tapos pag alis mo, pag tinex mo yung tao, hindi na magre-reply sa'yo. Ma, pero pag alam mo yung rason mo, the more mo ako nini-negative, the more nagagaling ako. Yes! Diba? The more mo ako inaayaw, papatunayan ko sa inyo. Bakit? Hindi lang kayong tao. Pero huwag niyo naman sasabihin sa video. Pag-umayaw. Pag-umayaw. Ayaw ko. Ha! Bahala ka! Pag-uhay ka manulupa! Ha! Ha! Kaya! Alam niya, wag ka naman. Siyempre, sa utak mo lang habang ayaw niya. Teka mo hiyo. Diba? Pag ako nagkakotse, sarsa ka siya. Umaga na, diba? So, are you learning? Yes! Kasi you have to experience that. So ngayon, pag alam mo na yan, pag malaking reason mo, doon ka gagalaw. Hugutin mo yan. Kaya ito pinakasimple niyan eh. Tumingin ka sa salamin. Ngayon uwi ka, ito pinakasimple, lagi ko nikwento to. Pag uwi mo, tignan mo yung bahay mo. Ganito kasimple lang, di ba? Uwi ka! Yung nga pag uwi mo, kung nagko-commute ka, kung ano pa sinasakyan mo, kung iyan ba yung gusto mong buhay? Sabi nila, gusto nila simple yung buhay. Sus Mar Yosef, hindi simple ang mag-commute. Bago ka makasakay, pipila ka. Simple ba yun? Bago sakay mo. Pareho kayo ng binabayad, ipokit balakad yung isa, konti yung sayo. Uy, tinatamaan dyan, ha? Ay, maawa ka dun sa medyo maliit, ha? Space. Dahil naman din ang training ko, excuse me. Ibabalance ko na lang. Pwede, nalang mo yung pa-invite, ha? Yes! Siyempre, hindi simple yun. Hindi simple sumasakay ka, tapos babayad ka. Hindi simple pag-uwi mo, ilang sakay bago ka makauwi. Ang simple, pagdating mo, nakaparado yung kotse, sasakay ka na lang. Yun ang simple. Yung, minsan yung problema, pag baba mo, oh, ano ko ba naman? Pali yung kotse. Yun ang simple. Diba? Yung sa ito, yung ganyan sa utay, pag sakay mo, bakit kayo? Ay, spirit ko yun ha. Sabi ka tayo mag-start. Kasi pusmuatan yung mga kotse ngayon, di ba? Pag sakay ko, ba tayo mag-start? Pag doon, ay, naku, maling susi. Ang sarap ng problema. Tama. Eh, diba? Tapos sasabihin, simple. Simple ba yung pagod ka sa trabaho, ikaw pa maglalaba? I want a simple life. Kung hindi ka bala. Sampay mo. Sampay mo. Tama, hindi akong gamit ang dryer. Sayang kuryente. Simple ba yung ano, yung mag-i-aircon ka pagod ka sa trabaho? Sampay mo, mag-i-aircon. May aircon ka nga. Di oras naman. Oo, yun lang, lamig na, pwede na to. Simple ba yun? It's not. Tama? Simple ba yung pagtatanong mag-aaral yung mga anak mo? Ma, gusto kong ganito pag-aaral. Gusto kong maging doktor. Ang sasabihin mo, kaya niya naman, pero wala kang pera. Anak, honestly, hindi ka matalino eh. Pero wala ka ng pera. Tama le. Madami mga kurso ngayon, miserable, hindi nila gusto yun. Kasi nga, depende ang desisyon, depende sa laman ng bulsa. Tama? And it will not change. And the change is starting sa'yo. Kaya nga, yung mga pinagtatawanan nyo, di ba nakakatawa? Tama di ba nakakatawa? Yes. Pero hindi mo man nalalaman, yung tinatawanan mo kanina pa, buhay mo yun. It's so ironic na tinatawanan natin yung buhay na meron tayo. But we have to make a difference. Kaya natin kumilos. Kaya kahit pagod kami, totoo kami, kahapon na masuros ang buhay. Three! Kanina may kausap ko, nag-meeting kami agad. Ngayon, natutok ako dito. Kanina, pag tingin ko sa namin, oh shit, ano ito kung tagal na sheets. Kasi ahibag na. Diba? So, pero, alam namin yung reason namin. Ngayon, tatanungin ako, mentor Ward, kumikita ka ng malaki.
bakit mo nga balita? Kasi it's not our story. It's the story of the individual na nandito sa loob. Bago na may time na ito, naman ako na hindi ako, hindi ako. Hindi ako. Para sa isa na. Kasi let's make a change, di ba? Let's make a difference. Especially ngayon. Tama? Nakapagod na. Toll gate, tumaas. Kahit mag-rally kayo maghapon dyan, hindi mababago. Mangingiting ka lang. Tama ka eh. Di ba? Pero pag may choice ka, di ba kahit pag-rally, wala sasakyan, may kotse ka eh. Guys, that's your why. And I don't know what your why. Kasi yun doon pagagaling. Pag yung binunod mo, iba purpose sa buhay yan. Charity work, di ba? Ako kaya rin kami bumalik, one of the reason kaya kami bumalik. Kasi si Mentor Rosa nga talaga, ang heart niya talaga is dun sa foundation, tumutulong kami. So, hindi na sapat. We have too many students na pinapaaral. Hindi na sapat yung pinagkita namin. Bungkot sa mga anak namin. Kasi at the same time, katulad ko sa birthday ko, meron kami pa vaccine. Yung magkano vaccine? So, ilang hundreds of people yung pro-vaccine. Diba? So, hindi na sapat. So, yun yung part natin. So, iba-iba tayong reason. Pero yung reason mo ngayon is makaalis ka kung nasaan ka ngayon. Okay. That's your purpose. You need to move forward. So, ngayon, sige, mentor. Yan, fine. I know my reason. Ang reason ko, kailangan magkapera ako ng malaki para magawa ko ang magandang buhay sa pamilya ko. Kasi wala akong nakikita na gumanda ang buhay na walang pera. Sorry to say, sabi niya, money is a root of evil. Hindi. Lack of money is the real cause of evil. Pag wala kang pera, nag-aaway kayo mag-asawa. Ang babae, pag walang pera, rapper yan. Ako sa lalaki, bismo. Hindi mo naiintindihan yung mga mag-iirap ko! Tama, tapos maghahanap na ng comfort ng iba. Ah, hugo. Ah, tingnan mo yung story ako yun na. Hindi, di ba? Kasi wala. Nag-aaway. Makaibigan, nag-aaway. Pero kung meron ka, and you know how to use it, you can make a difference. Tama? Di ba, bawa, mawala ka ng pera, matalo ka. Okay lang, talo eh. Pero ano mo, may pera ka. Yun dapat maging gano'ng karakter. Ngayon, okay, fine. Alam ko yung reason ko, mentor. Bakit sa network marketing ko pwede yung puno? Sa lahat ng career, believe me or not, itataya ko. I have a downline na she's working as an auditor manager ng Shell. And tinetrain namin siya kahapon. And natatawa ko, if you earn yung 1 million, mag-i-resign ka ba dyan sa Shell? Sabi niya, ano gagawin mo pag kumita ng 1 million, kumikita ka na sa niya? Magtatayo po ako ng shed. Alam mo ba, nasabihan namin. Ay po, ano ka ba? Ikaw magtatayo ng shed. Ilan yung shed na hawak ng store? Tatlo. Magkano net nila? 100,000 per month. Net! Ang kapital nila is 14, ay thank you bro. 14, pwede palakpakan po natin, no? 14 million! To put up a gasoline station just to earn 100,000. Tapos sabi ko sa kanya, tapos magtatayo ka? Enjoy mo na lang yan. Kasi kung ito, nakukontento ka sa gasoline station, kung may 1 million ka, 900,000, ubusin mo na lang. Tama mali? Ang sarap niyan. 40, no? Sa labas, magtayo ka ng negosyo. It's nice to hear that you have a businesses. We have 5 corporation, katas ka nyo sana. Yan yung kaya ako nagpahinga ng 4 years, pero one of them, never, ever, na tinamaan ang 10% o 1% na kinikita ng sa'yo sana. Diba? Ang sabi nga ni Mike Rosa ngayon, oh, ano natin, sarado na natin mga yan.
Pero alam, sabi ng may trabaho sa kanya, what? Kasi at least yung mga tao may trabaho. Diba sabi ko, kailangan ko talaga ng mga tao. Bakit pa naman daming tao? Diba? So yun yun, so independent ko paano yung mga purpose mo, tama? So yan, iyan, sige mag-isip ka. Yan, 14M Shell. Ito nga malupit eh. 100,000. Buti pa nga 7-11, kakapital ka 6 million. May 3 million, may 300 ka eh. Pero maliit lang yun. Pinakalahan ka lang dun. Ang ginagawa kasi nila OPM. 6 million. Alam mo ba, pag dinivide mo to, ang average kita nito is 120,000 per year, ay per month. Ano ka ba naman? Sasabihin mo, bakit yung ginagalaw natin? Eh, director's income lang yan. Di ba? Director's income, oh! $600 per week? Anong ginawa mo? Pumalakpak, nagtatama. Di ba? Tapos sasabihin mo, bakit ang ginagawa natin? Kaya nagmukhang pangit kasi dito tayo sanay. Ito yung kinakaya natin eh. Parang may mga kapatid ba tayo mga Muslim? Meron, mga kapatid, yung tanong siya. Muslim, tsaka Katolika. Di ba kung ano yung kung tinuro sa atin, dala-dala natin yan. Kung totoo siya, mawag ito, pinanganak ka sa ganito, pinanganak ka sa iba. Iba rin yung mind, ano yung perspective ba po yun? Di ba yung mindset? So siyempre tayo, sanay tayo ito yung nakita natin. Kaya pag may na iba, ito totoo to. Hindi natin matanggap. Tama rin. Pero kailangan sanayin mo. Kasi oh, ang labo oh. Tapos nag-OFW ka. Magkano kikitain? Dadagdagan ka ng, dito sinesweldo ka ng 20, nag-OFW ka, naging 70. O tanggal na lang yan, 70. Magkano yung take-home mo? Babae ka ng pwesto. Eh pwede, bahay. Eh, yung tirahan mo sa ibang bansa. Nag-Singapore ka. Babay ka ng pangasahe. Lahat, babayaran mo yung next mo. Wala nang matitira. Sabi natin, nag-iipo ka na 10,000. Sa sweldo mo. May nakaka-ipon ba? Ang toto? Meron ba? O, sabihin na natin, halimbawa, ang lupit mo, yung sweldo mo, isavings mo. Diba? Ang lupit yung savings mo, ha? Ang lupit nun. Wala talagang haba na ng buhok mo niyan, sa ilong, ang baho-baho mo na, same damit ka ng everyday. Bakit? Nagsisave ako for the future. Diba? Nagsisave ka sa future, ang mukha mo parang dying na. Tama ba, eh? Kung 10,000 sinave mo, times 12, that is 120,000 a year. I-times mo, 20 years ka nagtrabaho. Sir, ilan taon na? O, medyo bata pa. Ilan taon na? O, 24. 24 plus 20 is 44 siya. Konti na lang, sige ko na. Tama? So, times mo sa 20, that is 2.4 million in for 20 years. Savings yan. For sure, wala kang enough nutrients. Oh, pinagkutuan na lang ako kay Coach Brent. Eh, Metro Brent last time. Training niya, di ba? Ang base ng ano mo, para magdumayan ka ng magandang nutrients, kailangan may pera ka pa rin. Oh, nakikinig ako better, ha? Oh, di ba? Oh, ang labo! Tapos sasabihin mo, pangit yung ginagalaw natin. Pag to naiintindihan mo, siseryoso ka. Yan yung reason ba't namin siniseryoso. Kasi pag inisip namin, habang nagtatrabaho kami ngayon, dahil naiintindihan mo ito, habang nagtatrabaho ka, gusto ko na mag-recruit. Pero pag nagtatrabaho ka, inisip mo pa trabaho mo, ay good luck. Dapat ikaw pag nagtatrabaho ka, inisip mo, takal naman! Oh, kasi ito, wala nga nakakaipon, paano pa kaya kung mas mababa ka dyan? Ito masakit. Ito masakit. 2.4. Sasabihin nila pangit yung negosyo natin. Sa akin na lang, huwag na yung pinakamataas. Sabihin na natin 1M na lang ako per month. Itayos mo sa 12.
12 million. Tama? 12 million. I-times mo sa 2, ilan? 24 million, 2 years. 20 years. 2 years, 20 years. Numbers cannot lie. Pero sometimes, you become blind. Tulinaw, oh. Pwede na ako hindi magtrabaho. Eh, kaso ako, tuloy-tuloy pa ito eh. Eto, tuloy-tuloy ka rin. Tama ka rin. Tapos sasabihin mo, I don't need this business. This is not my line. Ito ang line mo. Ang hirap nito. Lagi ka nakapol in line sa MRT. Tama ka rin. Yun, yun yung mga bagay na iintindihan mo. Ang kapag-negosyo natin, napaka-small capital. Ang liit, nagre-reglamo ka, ang mahal! Magpatayo ka ng coffee shop, 3 million. Ikaw pagagawa ng sistema. Ikaw patitimpla. Isip ka na isip ng timpla para sumarap siya, para may unique selling proposition ka. Ima-market mo pa, ikaw lahat. Tapos dugi lang. Tama rin. Eh, ito, may isipin ka ba dito? Wala. Hindi mo na kailangan mag-isip. Gawa na ang sistema. Tuwing Monday may training. Di, atin mo na lang yung downline mo. Atin ka na lang. Ang dali-dali. Papalapang. Oo, grabe. Ganun lang. Di ba, kaysa nalulod ka ng probinsyano, dito ka na lang atin. Di ba? Nakuha niyo po? Kasi the moment na itindihan mo, yan yung reason bakit successful mga mentors and uplines niyo. They understand. They really want to earn. Not just to earn. To earn 7-digit. Di ba? Kasi ano nila yun? Kasi kahit anong gawin nila, wala kang babalikan. Nakakatawa nga yung tao eh. Di ba? Source dati yung income, employee, business. Dati dalawa lang. Ngayon, may sana na, tatlo ng option mo. Eh ngayon nga, mababaliw ka eh. Tamo ha, ang sarap-sarap mag-recruit ngayon kasi aware ng tao sa networking. Hindi ka lang magaling kaya hindi mo siya nakukonvince. Kaya kailangan mo aralin. Isipin mo, pag may dumaan mo, Ferrari, wow! Ano gawin mo? Ano ang nasa isip mo? Oo, titingnan mo yung sticker sa likod. Networking ha. Titingnan ko anong company. O, pero sa'yo sana, titingnan anong team to. Tama? Yes. Ang ganda! Pumunta ka sa trabaho mo, ano makikita mo? Paglabas mo sa trabaho, nakakakita ka mo yung maraming kotse? Wala! Tama? Pero sa network marketing, doon ka makakita ng magaganda kotse. Tapos sasabihin nila, pangit. Pati ko mismo, naduduta ka. Ito kaya yung kotse nila. Subukan mo pa sa gasa. Pangali. Pagdadama ka, ay totoo nga! Tsaka mo ataw yung baldado ka. Yung ako siya, grabe yung headbutton po pa ako ha. Na-convince po ako nung binunggo ko ng kotse niya ha. Grabe sharing mo nun. Pero, may patutan mo na eh. Nakakuha nyo? Pag naiintindihan mo, yun doon ka talaga magsiseryoso. Kasi kami wala na kami. There is nothing a perfect business kundi ang gisana. Yes. Kasi ito naman nakakatawa, ang tao. Sino dito business ad? Sa mga business ad. Ma'am, business ad. Nag-work? So, bakit yung mga business ad? kasi, yun yung luwag na pila dito. Actually, di ba iba na business ad? Tutusin, kasi gusto na mag-demosyo. Pero tignan mo, ba't nagiging empleyado? Kung tatanungin mo ako sa tatlo dito, malato kunyari, itong dalawa, alin mas magandang buhay? Business. Sino may kotse? Negosyante. Sino may magandang bahay? Negosyante. Sino may pera? Negosyante. Lahat ng maganda, nandito. Pero lahat ng pangit, nandito. Tama ka rin? Alam mo yan.
Pero nina mo, pagka-graduate mo, saan ka pupunta? Dito pa rin. Kasi lagi siya sabi ng magulang natin, minsan sabi ko sa mga magulang, ay yung mga kaibigan ko magulang, monitoran yung anak mo. Kasi pipilitin mo magtrabaho, magulang. Patong ganito, trabaho, trabaho, trabaho. Hello. Kasi problema sa kadami ng mga tao, basta masabi lang may trabaho. Pero kumpitin mo naman. Sumisweldo ka, let's say, sabihin natin 10,000. Less tax, 1,000. Natira sa sweldo mo, 9,000. Tama ba rin? Kakain ka 100 pesos per day. Tipid pa yun. Ang daming kanin tapos ask for extra soup. Tama ba rin? Di ba? Oo, oh, tapos talaga. Kaya talaga, dapat ang carbohydrate tsaka sugar eh. Di ba? Pero 100, 3,000 na agad food pa. Magkano ka na sweldo mo? 6, mamamasahin ka pa? Wala, hindi ako naniniwala hindi ka na mamasahin. Ano ka, pupunta sa trabaho ko, naka-skateboard yun. Uber ka, Uber. Dito na ako. Diba? Magta-tricycle, mag-gym. Eh, misa, hindi ka na. Hindi ka na nagta-tricycle, lakad. Pagkakita ko yun, hindi, ano, exercise. Tama! Uy, 3,000! Fair! Magkano ka na sweldo mo? 3! Tama ba ulit? Tama! O ito, malupit! Lahat tayo may cellphone. Nag-beeper? Nag-beeper ko lang yun. Tumit ka na. Call me. Tanda mo ang cellphone na walang load, beeper tawag dyan. Na itsurang cellphone. Diba yung ganun? Tama? So 30 pesos na lang cellphone. Natatakot ka pa. Isang line lang yan. 30 times 30 days. 900. Isang line. Takot na takot ka baka masend mo. Sa smart. Kung globe ka na send. Saan magpatay mo? Dali. Oh, yan o. Magkano? Sabihin natin 1,000. Sa dinasuweldo mo, 2,000. Tapos sasabihin mo, pangit yung negosyo natin. 2,000. Malaki, maliit. Malaki, malaki kahiyan yan. Hahatiin mo pa yan, 15-30. Ito pa pinakamasupit dyan. Baliw na baliw ko sa ginagalawan mo. Na I can't, you know, this is my priority, my work. Diba yan, o? Oh, priority mo, 1,000. 15-30. Ang masakit ito, pag lalaki ka, nag-jel ka. Ako, okay lang. Hindi lang na lang yan. Diba? Iilan na lang yan. Pero siyempre, kung wala ka nun, siyempre, magbibigis ka, tapos nadamit ka pa, kukulong ka pa. Diba? Paano pag binata ka pa? Kulang pa rin yan kahit binata. May sabi, chakto lang pag binata. I don't believe. Kulang pa yan. Damit mo, kupas ni. Tama? O, tapos babae. Diba, mag-aayos ka, mag-lipstick, gano'n. Diba? Ang bibili mo lipstick. Yung pagkakabit mo, konti na lang kumakalat na lahat. Sorry. Kaya chakto. Diba? Kasi mura lang. Tama mali. Nakuha niyo yung point ko? Yes. So yun yun. So kulang. Ito masakit. Ayaw pa rin nila. Ayaw mo pa rin si Rizal Simpson na. Ito ka. Ang masakit niya, 6 years ka nag-elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college, 14 years ka nag-aral. So, magkano halaga? Ito. Tapos sasabihin mo, that is not my mind. Okay. Sige nga, 9 mo ba yung 1,000? Hey, Edward, di naman ako 10,000. Ganun din yan. Lalaki din yung tax. Lalaki din yung kasi yung pamasahe, magta-taxi ka na, mag-Uber ka na, mag-grab ka na. Lalaki yung kahit kung dati, karinderya ka na, mag-challipi ka na. Lahat yung lalaki ulit. So, same ulit. Ako sabi ko nga, kung ako magiging pumasok sa pagiging Congress, ipapairal ko talaga na dapat hindi muna mag-asawa yung mga tao. Bago mapag-asawa, kung yung mga magulang dyan, bago nyo ibigay yung mga anak nyo, isiay nyo muna.
Totoo. Si CI muna, ang kotse niya bago maipa-parenta si CI muna, kung capable ba yung tao, eh pag-aasawa pa habang buhay yan. Diba? Diba? Buti na lang. Saan kaya pag mayaman ka? Diba pag ayaw mo yung mga tao, nainis ka sa tao, i-issue mo na cheque. Layuan mo ako. Diba? Ay, layuan mo ako. Oh, oh. Pag dito ka tumigil, patay ka. Diba? Ang panghirap pa naman pag ikaw yung lowest, ano, ranking 5 ba yun? Pag mababa ka, diba? Uutos, uutos, uutos. Pag ikaw din ang mababa, sige po. Tama mali. Tapos pagdating sa mga friends, pag nirecruit natin, that's not my name. Pag-undapag naman. Guys, if you only understand what Krishna can give us, believe me, lahat ng pengi na ilalabas mo dito, bayad to. Bayad to. And believe me or not, para ka lang naghuhukay ng 30 plus, 30 million, palagay natin in 3 years time. So, umpisa, akala mo hindi mo kinikita ka, pero kung pwede mo, pag nag-quit ka, hindi mo kuha to. Pero pag nag-diretso ka, ito nag-aabang sa'yo, 30 million. 30 million. Sa labas, sa labas, sa labas, ay sa labas, ha! Na nag-aabang sa'yo, facelift. Na nag-aabang pa sa'yo, pag nag-resign ka, ha! Diba? SSS. Yung pag-ibig, kumuha ka ng bahay. Diba kasi may kusap ako, hey, Edward, I have my own house. Fine, magdalita ko naman sa bahay, grabe talaga. Diba sabi ko sa kanya, ah, okay. This is your house. Okay. So, sabi niya sa akin pagpasok ko, o bilangin ni Steph, baka mag-exit ka na, ha? Kasi talagang malapit lang. Diba? Baka iba yun? Tama? Hindi ka sana. You can dream a lot. You can dream big. Amin, pero paano naman 1,500 square meter? Kaya nang hindi namin ano kasi may inuun namin mga building-building. Kasi patay, may mga building ko kami. Mga pao-pao na building, 18 doors, may tunnels. Yun ang tinayo namin yung ganun. Ang sarap yung ganun. Tapos pinapao-pao lang namin. Tapos yun, medyo okay yun. Pero yung, diba? Ang sarap na ganun. Pero alam mo, bahay namin, ganun lang dati. Ang liit lang. Talagang bibili lang ka, tapos pag talagang pagkumain ka, sarap-sarap ka. May habang ko kayo yung comment, convenient kaya dati? Kasi pag kakakain ka, mag-uus ka ng kamay, gagano'n pa. Oh, teka lang, PR na ako. Yung ano dyan, yung accessible, ano yung lalakad ka? Nakakamiss. 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 So maganda ba ang network marketing? Yes! Hindi siya maganda, sobrang ganda siya. Kaya lang siya hindi maganda kasi hindi mo nakikita. Pero the moment na nakita mo, you can talk to people na, hello, yung ginagawa mo, hindi siya maganda. Tapos pag sinabi siya, ano ka ba man? You finished that career. And after that, hindi mo siya pinractice. Hello, ano yung yung career ko? Kung hindi naman ito nag-uwi na maganda. Tama. It's not about the title anymore. Kasi yung tao, problema, gusto title. Alam mo paano kasi nang title gusto ng Pilipino? Bakit? Di ba katulad yan, retired mayor na. Ay, ano na, mayor. Tapos na yung term niya. Anong tawag pa rin? Ex-mayor. Si President, ex-president and mayor. Si Era, I talked to him. Kung ano sabi niya, oh, you don't forget to call me ex-president. Diba? Title pa rin. Ikaw, dahil manager ka, tanda mo, ano yung mo manager kung 30 ka nun? Ang 30, diba, tax pala ng gold director. Tama. Kaya pag ano ka, ako, kaya ngayon, nahihirapan ko usapin yun. By the way, pakilala ko lang, one of our artists sa BP ng BDO, artist na Ida. Ayan kasi binig ako eh. BP na yan! Vice President!
to star. Yeah. Sa company ko ay ma-CEO. Yeah. Ako na siya ako, kaya CEO ako. At yung sarap pala mag-CEO, pero pag titignan yung bank account ng company, masarap pala yung two-star. So, gano'n, pag naiintindihan nyo, that is the time magsiseryoso. Naiintindihan nyo na? Yes! Naiintindihan ang maganda negosyo natin? Yes! At ang maganda sa negosyo natin, transferable! Yes! Dito! Nagtrabaho ka! From 20 to 65, 45 years ka nagtrabaho ni King! Manager ka lang. O sabihin natin, VP, pwede mo ba sabihin, Boss! Pwede ka ba bigi Boss? No. Pero pwede mo sabihin sa Boss, Boss, kasi anak ko, pwede ba siyang pumalit sa posisyon ko? Pwede hindi? Hindi. Hindi. Pinahirapan mo ng 45 years. Duguan. Ilan baha ang inirusog mo? Ilang sakit na papasok ka pa rin? Ilang rally na naglalakad ka pa rin? Tama? Ilan? Tapos yung anak mo, pag nag-resign ka, hindi. Sa'yo, hirap mo. Pero dito kaya namin kinarin, pwedeng ipamana. Diba? Ipamana mo sa anak mo. Ayok, ako nga, excited na ako kasi yung mga anak ko nag-start na. I'm very excited, may 19 na ako, pero tinatapos ko lang yung ano niya kasi mag-medicine eh. Tapos may susunod 19. May apat sa kanila gusto mag-network. So, na-excite ako. Tapos hindi din naman na na-influensya ni iba, nagpapatuan na sila sa kaya na ito. Hindi ako, maabot ako na si Billy and Jenny Wang. Dami ko kaya anak, pag yung pinagalaw, oh anak, business center 24, 25, 26, hindi ka wahawa. Dito na ito, ha? Di ba? Tapos si Daddy, tapos yung dito, gabi yan, ha? Di ba? Sa dami ko anak, mahalo na ako eh. God always has better plan. Hindi mo nga naiintindihan yung simula, may purpose pala. Tama ko kaya kung isa-dalawa lang yan, sundot pa. Ano? Pag... Kaya ano ko yung part? Diba? So guys, ganun ang ganda. Maganda ba yung negosyo natin? Yes! Sobrang ganda nito. Ngayon, bakit sa lahat ng networking, sa dami-dami na lumalabas sa labas, puro maganda, kami ang the best. Pag may nakausap ka ng gato company, hindi na ako may mention kasi mga friend ko sila eh. Isang company kasi, ano kayo kumpari yun. Sasabihin na kami number one, number one, number one. Lahat na lang number one. Tama? Pero sige, sa inyo na yung number one. Pero wala naman kayong ebidensya, why yung number one? Yes! Tayo meron! Yes! Pag sinabi nila, maganda ang company namin! Humble lang tayo. Kami number one. Kaya humble daw. Yeah? Gagano ninyo. Di ba? O siya namin number one, pakita mo lang eh. Pwede? Kasi humble po kami, pwede yung pabasa. Yan yung bahanan. Pag nakita nila, hindi totoo yan. Bulag ka ba? O sa tiyalan hindi ka makabasa. Meron akong produkto, Vision X. Ito. Yes! So ang ganda, wala may papaganda company natin ang may-ari, siyang gumagawa. He is a scientist, doctor. Ulit ko, ang USANA lang ang network company, ay hindi pala network, ang USANA is a pharma company. Hindi tayo networking company, we are pharma company. Nag-pharma muna tayo, bago nag-network, iba, network, tsaka wala pa rin. Kaya pag sinabi sa inyo, dito, best dito, pioneer tayo una. Huwag ka maniwala, una ka, pag ikaw lumipat doon, punta ka manita. Bakit? Pag lumipat ka, tapos dahil una ko yun, eh maniwala ka, yun nga, hindi ka una, hindi mo mapalaki, una pa kaya. Tama, wala nag-gagay. Tama, mali. Di ba? Sasabi, eh, kaya kami siya natatawa ko. Sabi sa akin, kami, anniversary namin. Gusto ko tawa ko. Anniversary, NGO pa lang ng USANA. Di ba?
Awayin din daw nila, ito kadami lang. Sabi nga, eh, NDO lang natin yun. Ano ba yan? Tama ba eh? Ang dami nga may tumabi dito, mga networking. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito lumaki. Ang dami, dito, may tumayo dito mga networking. Wala, hindi nila kaya bayad ng pwesto dito. Tapalan natin yung sana, para balik mo natin. Hindi natin sila. Ay, hindi, alisa tayo. Networking ngayon. Lahat sila maniwala ka. Kung ako sa'yo, umusin yung tingnan. Kasi maniwala ka sa'yo, hindi. Kung ikaw, titignan mo yung opportunity na lipat ka na lipat, you are not in the best company. You are now in the best company. Yes. Don't change it. Yes. Di ba? Huwag mo nang piliin yung may mga world, global, di ba? Ang produkto, di ba? Video pala. Ha? Thank you. Very, 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 very. It's a network marketing also. But we have the best product. And we have the best compensation plan. Yes! Promise. Sa iba, kahit mag-recruit na mag-recruit, kasi they will not earn pag walang recruit. Yes. At sila pa iba-iba ng compensation plan. Sa atin, pinapa-enhance at very, very resourceful and to give to all people. Kasi mo, 15% ka pa. Pero may lumabas ngayon, kibiga ko din, nagtayo ng company. Kulay ko na yun. Kasi idol nyo daw ako. Hindi ba? Isa pa pula. Bago yun. Yung number one ng isang company, at nagtayo ng sariling company. Kasi invite na. Actually, gusto nila ako maging part owner. Sabi ko, ba't pa ako pakili yung part owner? Dito, madami yung part owner, yung mama. Sabi ko, hindi na, parang hindi ko ma-attend. Alam ko yung produkto, hindi maganda. Tapos yung ma-market ko. Yes. Hindi naman lalabas yung pangalan mo. Hindi nga lalabas, but God's will. Tama! Diba? Kaya rin yun. Tama din produkto ko. Yung produkto ko nakakabata eh. Totoo pag uminom ka? Kaya dito kita-kita ko yung konti na uminom eh. Lahat binibeta para na maka-auto-auto. Kaya yung iba dito, kita-kita ka lang dito sa taas. Wow, yung iba talagang dito. Okay. Baka ba? Ulitin ko ha, hindi kita pinapatabangan yung katabi mo yun. Ikaw din yun, no ba? So, are you learning? Yes! That's the question natin. That's the reason why network marketing or USAN is the one, pinaka-best. At tando na nyo, tayo lang may 2Head Foundation, we help people. Yes! Diba? Yung humanity, nandoon, yun nakakabaliw. And then USANA nag-a-upgrade. Ang USANA, magtataka ka. Nausi yung mangustin, lahat ng mangustin. Nausi yung pampaputi, lahat pampaputi. Nausi yung coffee, lahat coffee. Tama, pero USANA, o bakit? Nakakita ka naman yung USANA coffee. Kasi, that is not needed ng katawan natin. And we are the company na ang tinatamaan, so, cellular. Cellular nutrition. Diba? Kasi, kahit anong inumin mo, hindi talaga tatalabi sa atin, yung talaga tinitira niya. Kasi naniniwala si Dr. Wales, our body can heal itself. Yes. All you have to do is to give them the right nutrition. Tama? Eh, diba? Eh, kayo, ikaw naman. Pag wala ka lang talaga, kung mababilit mo sa product company natin, wala, ayaw ka talaga. Pag may prospect ka na take essential, parang ako kinate. Tapos tawag ka agad siya sana, kinate yung prospect ko! Nakababaya. Tama mali. Tapos pag kinate yan, nalibo ka ba? Yan yung kumpiyanta. Tama mali. Ay, do you follow? Nakalimutan ko magdala ng extra gamit. Ay, hindi, meron pala ako. Kasi diba po, isa na ako. Ayoko lang mag-upload kasi I don't want you to see my hero. Nakuha niyo, are you learning? Yes! So, maganda may product company natin? Yes! The best way product company natin? Yes! And remember, merong picture, ewan ko lumabas yung 2000 plus, lahat ng mga networking na president, may-ari, si Dr. Wentz lang ang naalagang. Yes! Kung ano ba yung nakasabi ng business chief, this is the right company. Kasi bakit? Hindi lang pera-pera.
we're here. Ginagamit niya ang networking to touch more people. Yes! Yun ang goal niya. Pinakamabilis. Tama? Oh, yun yung pinaka. Kaya nga, best. Kaya nga, sabi ba rin na balik mo? And direct selling tayo. And number one, tayo sa, ngayon sa Pilipinas, number one tayo sa multivitamins. At, take note, wala nakalagay bote natin na no. Therapeutic claim. Malaking bagay yun. Lahat ng produkto nila may nakasulat. Maganda to. Nakakaano to. Nakakatanggal ng diabetic. Yung mga ganun to eh. Diabetic. Pag nakita mo, non-approved therapeutic claim. Diba? Eh sa atin, wala. Tapos sasabihin mo, maganda to. Please. Don't fool yourself. At huwag ka magpapautos sa sarili nila. Kung di sila naniniwala, okay lang. Diba? Ayaw nila maniwala? Diba? Okay lang. Sa dami mong produkto, iba to mo sa kanila. Ang dami ito, dami. Kahala ako, ha? I'm learning. Yes! So, yan. Ngayon, para lalong ma-pull ka ng nalay, para ma-pull talaga yung confident mo, kasi always remember, magka-relate kasi yung confidence sa knowledge na meron ka. The more na knowledgeable ka, the more confident na meron ka. Do you believe? Yes! Parang ganito. Pag ganito ang knowledge, pag, ay, sorry. Hindi na ako, tiyataman na kasi ako eh. Okay? Pag knowledge, ganito lang, ang self-confident mo mababa din. Tama? Tama. And mababa din yung tinatawag na self-esteem. Pag mababa self-esteem mo, mababa ang resulta mo. Tama? And, good news. You, ganda may bullshit. Yari lang. Gataranta. Okay, di ba? Tama mali. Malabo. So, kailangan, para biging magaling ka, again, hindi lang mo dapat alam, kailangan biging magaling ka. Ako hindi po ako nakakatok sa harapan. Do you believe hindi po ako kaya mag-talk sa ganito kadami? Pag ganyan, hindi maniniwala. Tama mo eh. Pero believe me or not, kahit anong sa nanay ko to, alam niya, never ko ginawa in my whole life, nag-recite ako at nag-thesis ako. Ayoko magsalita. Abot ako na yung mga kaibigan ko, mga group-groupmate. Ikaw na. Tama? Pero ngayon, kasi gusto ko yung mga, magsabi ng mga apply, para yung mga magkakailangan ako sa mga talk sa harap. Umawa ka naman. Sabi ko pa tayo, pa rin bagay na kayo. Pero ngayon gusto ko, sige pa. Tama? So inaral ko. Aral. Parang ganito, pag gusto mo gumaling sa basketball, ano pinag-aaralan mo? Di ba nanonood ka ng mga basketball? Yes. Di ba yung mabaykalaw, yung mga dribble sa Madrid? Tapos magpapractice ka. Same thing. Sa course mo. Inaaral mo yung course mo. Tama ka rin? Yes. Kasi pag hindi mo alam ang isang bagay, pag tinanong ka, ano yan? Networking? Piramidin yan! Ang sasabihin mo? Hindi, matataranta ka pa nga eh. Pagbago ka lalo na, piramidin mo yan? Pinakat pa ako ha? Di ba? Tama nga! O doon pa lang patay ka, o doon sa kamot-kamot ka, dapat eh, pag umausap ka, ito, networking yan, diretso ka. Dapat nalibasa ka. Pag sabi networking, alam mo sasagutin. Networking ba? Alam mo ka naman. O, tatanungin kita, what is network marketing? O, any one of you, except Icon. Kasi, rules yan. Pag hindi nila alam, pak-pak! Do it! O, what is networking? Pati naman, parang kasi school, gumagano. Sabi mo, wag ako tawagin. O, di ba? Network marketing. Alam niyo yan? Yes! Patayin niyo, Tomas! Volunteer. Network marketing. Frontier, meron? Tayo, Frontier. Fabric. Meron? Sige. Go. What is network marketing? Ano bang alam mo about network marketing? Ay, pwede rin naman yan. Pero kailangan you have to understand what is network marketing. Kasi pag hindi nyo alam talaga yun, mahirapan kayo.
Bawa explain mo sa akin, bawa direct explain. Networking is, kumbaga parang distribution ng products. So, kumbaga ito yung paraan ng company para ma-distribute yung products sa mga consumers. Pwede yun. Pero, you have to look, you have to say it smart. Diba? Pwede lang yung... English ba? Ah, sige, okay, English. Kasi, hindi ko maintindihan eh. Network marketing is a system of how you distribute products of the company. Pwede, pero kasi sa amin kasi hindi pwede, pwede na eh. Kailangan pag sinabi ko sa downline, oh, huwag niyo papayain ha. O oh, Icon, what is network marketing? Network marketing is a system of moving products from company to network marketing is a system of moving product to factory, to factory to consumers through invitation of users, so, alam niyo yan. Kasi wala rin sabi, hindi nyo ninanam nang, ano kaya alam nyo? Pero pag sinanong kayo, dapat yun talaga yung sabi nyo. Kahit kasi wala ka lang, eh networking yan! Ay, ako, mali ka. Networking is a system, tapos nag-English ka. Bro! Bravo! Okay! Okay, ngayon pag the system of... Pero okay naman siya. Okay yan, okay yan. Pero sabi ko na yung parang ano yan. Okay, standard, ika nga. Are you learning? Yes! So ano yung mamamaster ko? Kasi tandaan nyo, business natin is copy business. Hindi yung masama kumopia. Kung sa labas, sa school, di ba ang rules sa school bawal? Kumopia. Pag kumopia ka, suspended ka, naranasan ko yan. Siguro sa isang bed din po ako ng kami ng tatay ko, anak, grabe nung na-play mo lahat ng nag-aaral ba? Lakas ng loob, kumokopya, ikaw nga no, it's a preparation. Tama? At yung iba pag matalino ka, talagang ayaw mo kumopya, yung ganun ka po eh, tama ulit. Di ba? Tandaan mo yun, kung matalino ka, talagang kinokopya mo lahat. Na hindi ka lang makasulat, bakit kasya ka kasya? Diba? Damot mo kasi, hindi ba sa ka? Pero pag ano ka, pag magaling ka kumopya, grabe, kahit dun sa dulo-dulo. Pag sinulat yung gano'n, nakita mo gano'n, Ano na yung sinu-person mo? Ano yung nag-bibi? Tawa? Additive thinking ay experience lang po. Siguro segue lang konti kasi about sa copy. Hindi maganda ito kung bata ka 16 years old, don't do this. Hindi ko sinasama, hindi ko tina-tolerate. It's a choice. Sino ba? Di ba? At the experience ko ito eh, yung algebra. So algebra, di algebra, tingin ako dito. Sabi ko parang, bakit? Parang iba. Tapos ang ginawa ko, kinopia ko yung dalawa. Tapos meron ba mga sagot na kinopia ko yung isa? Tapos nung tinawag na, di, check. Ako yung pinakamatapas. Ito na. Sabi na, guys, the highest score is Mr. Ricardo. Hala ko, sabi na, yun na. The highest score, ito na. Okay, Mr. Ricardo, kindly show them. Sa blackboard, tumayo ako, talaga na ganyan ako, tagal! Ito sinabi ko nga, ginopio ko lang po talaga. Kaya maayos ko, sorry. Kaya po kahit doon na mabaan yung kaso ko. Ito ayos pa niya. Meron ako, ang kalagang sa business natin, pwede po mo, diyan. Tsaka huwag ka, bawa, wala akong dito pag sinasabi ng ibang, tao. Kasi sabi, tayo lang may ganon. Boy, kasi hindi po. Copy yan. Yung kinikwento ko ngayon, except yung personal na kwento ko, kinopia ko lang. Mukha lang parang sa atin. Kasi nga, kinopia ko. Kaya kayo, huwag kayo may iyak kumopia. Bawa na kayo si Mentor Lord. Huwag nyo lang gayahin. Kung hindi po kayo kaugali, huwag nyo gayahin, di bagay. Subukan mo siyang mag-gayahin. Diba? Diba? Hindi ba bagay sa personality niya? Tama nga rin.
So hanap ka na, sino kaya yung pwede? Ah, dating ko, mala-mentor mentor ako. O kaya, ah, medyo silent type ako. Tsaka medyo toto natin ako, ayan pa. Oh, bakit? Paano sa sabihin para sa madagdal lang ang network marketing? Bakit si Ryan Tan? Nag-i-effort siya. Diba si, diba si mentor niyo? Natak ako, bilib ako kasi nag-i-effort siya. Bumanat na siya ng joke sa ito. Siyempre, sister niyo kapanat. Muntik na, muntik na. Pero tinan mo, one star. Yes! Top number one growth? Yes! Sige, magdahil lang ka para sa madagdal lang. Hindi eh. Sa mga tao nag-i-effort. Ah. O di ba, hanap ka, sino? Si Brent? Sino ba? Madami yan. Bawa, pakilala ko, Mentor Kia. Pwede ba napakanin si Mentor Kia? Sa mga nakakalala ko, si Mentor Kia. Yan, hindi mo nagsasalita yan! Ang gawain niya, hawak na yung whiteboard tsaka white, tapos bibigay niya sa asawa niya. Tapos mag-represent sa amin. Noong kakate ng training, siya na trainer ng Icon. Yeah! At ang trainer sa council niya, tama? Yes! Ayun ako. Magaling niya. Diba? Na-practice. Gusto mo mentor? Ang dami niyan! Mamimili ka sino kukopihin mo. Tapos pag magtoto ka lang sa tao, bawa, yes, tayo mentor. Noon ko. Style ko to respect. Lahat kunin mo. Tapos pag ikaw na, may tuturuan kang down eh. Okay. Tumatay ka rin. Hindi na lang nakawas sila sa'yo. Tapos bilang, sila ulit karo ko. Brian Tan, ay. Diba, yung kaya mong iba-ibahin, mas malupit ka sa amin, no? Diba, yung bye-bye mas quick, no? Tapos diba, kung pag-grudge naman, bigla na lang nandyan. Hindi ako. Siyempre. Paano yung mente, paso mo na. Alam niya, ano ka niyo? So pwedeng kumopya. Huwag ka maiya. Pag may nalilig ka maganda, ang technique niyan, pag may nalilig ka maganda, bukod sa sinulat mo, hanap ka ng kausap kasi baksak mo. Bawa ka doon siya, parang sinang ganyan. Be it before you become. Hanap ka ng kausap. Diba? Be it before you become. Tama sa inyo, mamukulong. Grabe! Lalo na yung wala dito. Kaya sa akin. Lahat. Ako, style namin yun. Eh. Pag may narinig kami, down eh. Parang na lang, babas na ang lupit mo, apay! Hindi ko pala narinig. Kasi ganun ka importante, huwag kayo i-deep. Bawat, nagto kami. Binanggit ako. Tapos nakita ko, binanggit ni Brent. Binanggit ko. Hindi ako mahiya. Natutunan ko yun eh. Pwede kita tago. Eh, kailangan ng tao marinig yun. Di ba, pagkitin ko ulit? Nakuha nyo? Imagine mo, mas maganda pa yung pagka-deliver mo. Hindi ko sinabi hindi maganda yung kay Brent. Di ba? Nakuha nyo? Yes. Ibig sabihin, ganun importante. Bawa, ulit, si Josh. Si Josh, di ba? Wala kasi ako nun eh. Diba? Bahala kayo. Basta kopyahin nyo. Mamili kayo. Diba sa basketball, may tinatawag na ina-idol ka? Hanapin mo yun. Tapos si identical na identical kumilos. Kobe Bryant and Michael Jordan. That is the one example ng copy. Yung pag-turn, yung pag-fade away, yung pag-dribble, lahat. That is the copy. Huwag kang mahiya. Kasi ibang isang, nakakaya kung hindi mo personality yun. Diba? So hanap ka, tapos copyin mo, tapos practice mo. Ako, there was a time na pagbaksa ko, walang tumawa. Tapos sabi ko kay Up,
paano ba ibaksak yun? Pag hindi tumatawa yung tao. Pag hindi tumawa tao, tumawa ka. Kasama nito kasi ito, tumawa ka ng tumawa. Kasama nito the point, mabibili ka sila tumawa ka, tumatawa ka. Kasi kung nga, di ba ba tayo yun? Ang hirap kayo practice yun dahil, kasi pa yun. Ito, tapos sabi ko, ang gusto ko pag nag-train ako, gusto ko masaya. Yun ang personality ko. So, ganoon ko ginagawa siya. Hanapin yung personality mo. Eh, hindi, boring ako, hindi. Ulitin ko, may nakakagawa. Iba-ibang karakter, doon pa talk sa harapan. Yes. Tama? Kopya ka and be yourself. Yes. Okay ba yan? Yes! Kaya huwag kaya, pag narita, kaya sulat. Kaya kung nakikita ko, iba walang susulat. Diba kasi pag-uwi mo, nakalimutan mo yan. Madapa ka lang dyan. Eh, lalo na gutom ka sa tanong. Pagkakain mo, nakalimutan mo sinabi yan. Tama mali? Kaya kami sulat kami, pag narita ko, bawat kwento, binarikin ko kwento. Ano yung labing ganda ng kwento? Sulat ko. Parang ikwento ko, babaksa ko. Aralin mo. Kasi iba pa rin yung taong nag-aaral. Tandaan nyo, ang success mo, nakabase yan sa seriousness mo. The more na seryoso ka, the more na higil successful ka. Parang school, the more nag-aaral ka, mataas grade mo. Nako nyo? Yes. Sa relasyon, the more na siniseryoso mo siya, siniseryosoin ko yan. Kung niloko ka niya, ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Tama? Ang importante, siniseryoso. Lahat ng bagay siniseryoso. Alam mo, bilib na ako sa mga Chinese eh. Alam mo Chinese, bilib ako sa kanyang mga Chinese. Kasi yung mga Chinese, malulupit talaga yan. Especially sa mga negosyo. Tama ba? Sino mga Chinese dito? So, okay. Chan, sino pa? Sino? Anong leader mo? Si? Tan? Tan, si. Oh, si Ryan, nasaan? Hindi ba si Mato Ryan? Si Tan. O, sino pa? Sino pa? Si Raj. Sino pa? Ano ko? Raj, si Ryan. Sino pa? Ah. Chinese? Chinese? Hindi, mukha lang. Kasi ako may 1 point ako. Hindi, totoo. Ay, hirap kasi ganyan. Wala kayong natutunan kanina. Fear and doubt. Balik na naman tayo sa simula yan. Pwede. Diba, ang mga Chinese very serious sila. When it comes to business, seryoso sila. Alam mo may isang Chinese song na kailangan kilala. Alam mo, gano'n siya kaseryoso, mamamatay na lang siya. Mamamatay na siya. Mamamatay na siya, yung mga tao, mga anak niya tinawag. Kasi alam mo, pag namamatay na, doon pa lang isasama-sama. Tama ka eh. Nung sama-sama sila, kapitay, nanap niya sa niya, nasaktan si Ineng, ng bulso. Sabi ng Chinese, na Chinese na yun, si Ineng. Walang yung Chinese nito, Batanggenyo. Batanggenyo, Chinese kami niya. Ano niya? Ama, ama, nandito po ako sa tabi niyo. Nakakay tabi niya. Okay, nasaan si Junior? Sabi niya, Tay, nandito lang ako sa tabi niyo. Ay, nagigingal na sabi niya. Nasaan yung kuya niyo? Sabi niya, Tay, nandito ako sa tabi niyo. Sabi niya, nasaan ang nanay ko? Sabi niya, Tay, nandito ako sa tabi niyo. Nung narinig niya lahat yun, biglang tumayo. Ha? Lahat kayo nandito? Sino bantay ng negosyo? Sino bantay ng negosyo? Guys, gano'n sila seryoso. Tama. So, negosyo ba itong ginagalawa natin? Yes! Negosyo ba ito? Yes! Ang negosyo ng iba, siniseryoso mo? Di ba? Bakit itong negosyo mo, dapat mo seryoso? Isipin mo na lang si Mentor Ryan Tan. Para malala mo seryoso sa Chinese. Tama ba eh? Tama niya? Yes! Are you learning? Yes! Are you learning? Yes! So, ito, siyempre, natututo na ba? Yes! Okay, so, magsisimula na po tayo. Successful. Sabi ko nga, ito pa ulit-ulit ito narinigin natin. For you to become successful is 80% attitude. Ha?
Para hindi nyo alam kung tama, mali. 100% skills. Boy, huwag itatawanan kung mali spelling ko. Wala ka 1,000,000, ha? No pay, no pay, no pay. Wala akong karapatan. Okay? Sabi mga anak ko, pinurot yung English ko. Sabi ko, huwag na kayo mag-aaral. Daddy, you have a point. Ang mga anak ko, huwag yung mag-English ko, maniwala ka Diyos. Ang gagaling para mami niya, gagaling mag-English. One time yun, nag-bilinis ako ng kotse. Kasi gusto ko pag ako, mas, pag-kotse mo kasi sa bilinis yun, pag magaganda, di ba? Tapos nagkakata ko sila, sabi ni mami ko, you have to have a diction like the way I say it. Yun ang mga ganun, sabi niya. Tapos okay, mom, ganyan. Kasi or else, we cannot bring you to the other country, sabi. Sabi kasi kung hindi ko marunong mag-English, ang diction mo, hindi ko makapunta ng ibang bansa, sabi ko. Ano yung bakit? Di pa ako makakasama. Pero promise ko, may new solution next year. Kasi nag-enroll ako dati ng John Robert Power. Tsaka yung mga session na yun, na nag-enroll ako pero hindi ko nutilan. Pero this time, that's my new year. Ano? Kasi piniprepare ko yung sarili ko maging top distributor sa buong mundo. Kaya pasaset ako lang next program. Kaya pasaset ako lang. May mga tuwa. Oh, hindi na yun. 80% attitude, 20% skills. Saniniwala kayo, kasi pag sininyo, lahat na yung successful sa mundo, magbigay kayo, anong quality na meron sila? Attitude. Tama, sige, bigyan kayo ng mga sikat na tao. Ipahin mo, nahirap yung dulo. Successful, ibig sabihin, attitude is very important sa gatong kasing negosyo. So, ano attitude dapat? Dapat, yung tinatawag na GLLA. Alam niyo yan? Good learning. Again, ano yan? Taga-taga niyo na. Good learning attitude. Nalito na, yung bago. Nalito siya, good learning attitude. Good learning attitude. Attitude. Guys, sa Tagalog, ano? Marunong ka makinig? Kasi ito yan. Remember, that's the reason why God has give us a 2 ears. Dalawang tenga. Dalawang masenga. Kasi para gamitin mo makinig. Alam mo, people who use their ears, sila yung nagiging successful. Kasi ginagamit nila yung dalawang tenga nila. Eh iba, nauuna to. Pag sinabi ni Aplen dito, eh, mayroon kayo ma'am. Hindi kayo yan, Aplen. Malabo yan. Tama? Hindi eh, kaya naisa yan eh, para bihila mo lang gamitin. Tama mali? Di ba?
So gagamitin mo good learning listening attitude kahit anong profession na meron ka. Tanda mo, iba yan. Kung engineer ka, fine, I will listen to you. Pagawa tayo ng bahay. Ikaw, madami na engineer, di makagawa ng bahay. Tama? O, yung mga nag-iwis sana, hindi engineer, papagawa ng bahay. Tama ba yun? Tama ba? Kung ano yun, kung engineer ka, nurse ka, iba-ibang kurso mo. Pagdating mo dito, beginner ka. VP ng banko, nandiyan, nakikinig. Sumasabay, mapagpawisan. Eh doon niya, masolong upuan niya, malamig. Ngayon, pagdaling ng hapon, nakikipagsiksik ka siya, kahit magpalitan ng pawis, walang pakialam. Kahit mag-handsign ako kung anong handsign niyan, walang pakialam. May iba mag-handsign lang, hindi ka kahila. Mag-iisang million lang. Di ba? Grande, wala. Pero kailangan kasi, good deal. Kasi iba. Iba ang kultura dito at kultura sa labas. Kaya iba rin na nakukuha mo sa labas at sa loob. Pero please, huwag mong gagamitin yung kultura dito dun sa office mo. Yan ang si boss, isa milyon! Tapos ka yan. Good luck ha. Early na naman. Early resignation ka yan. Kakagalimutan ka naman. Ayan na, ayan o. So, simple na lang. Pero alam mo, party mga nagkasa ni Kosya, nagkapansin yung kato dito kahit pag ito na-relax. Yes. Yan ang gusto ko talaga dito. So anyway, yun. Good learning is empty your cup. I don't care kung anong position mo. Importante you empty your cup. Huwag din mo sabi pa itapon mo. Ilagay mo sa ibang baso. Tama? Kasi iba, throw mo naman. Hello, pinag-aralan mo ito, throw mo na. Gagamitin mo din yan. Pag nurse ka, gagamitin mo rin yan. Daling-daling araw, bakit may sarili kang rehabilitation? Engineer ka, may sarili kang construction firm. IT ka, may sarili kang IT firm. Tama? Kung ano man lahat ng course mo, ikaw, lahat to, tapos at ang negative na classmate mo, sila yung kliyado mo. Tama? Okay, so. Ito lang ang bago ko, sige ka, magaling ka, accountant kita, sige ikaw dyan. Tama? So, engineer ka, lagyan mo rin ng bago. Especially when it comes to network marketing, babaguhin mo yung mindset mo. Babaguhin mo yung skill. Pero hindi mababago yan kung hindi malalagyan ng Naman. At hindi malalagyan yan kung puno. At yung pag nilagyan mo, tatapon. Tama. Remember, may, okay na ba? May kwento? Yes! May isang boatman. Yung boatman nun, may teacher dumating. Teacher, kalino? Kaling, professor eh. Tapos mong tatang, eh, gusto niyo magturo sa kabilang kaya? Sabi niya, sabi niya, isang boatman. Can you bring it? Damn. Sabi niya, tatagalungin ko na para sa karamihan. So sabi niya, Mr. Bachman, pwede ba, dami mo ako doon. Sabi niya, sige, sige. Inawit na. Kasama nagpabangka sila. Sagwan. Sabi niya yung boat nung, sabi niya yung boat, kamusta po kayo? Sumandoon sa isa. Mr. Bachman, ikaw ba, napag-aral ka ba sa TV mo? So, hindi mo alam yung man, sabi niya. Sabi, hindi po eh. Sabi, ano ka ba naman? Sabi niya. Hindi mo alam man. Naku, you miss 1/4 of your life. Sabi niya po. Nanungkot, di ba? Sabi, 1/4 eh. Sabi niya, do you know how to speak English? Sabi niya. Hindi nga po ako napag-aral, so hindi ako magpagsalita nito. Naku! Ano ka ba? You missed 1/4 of your life again! Sabi niya, oh my gosh. 1/2 na yun. Tama? Sabi niya, patay kayo niya, 1/2 na. Tapos sabi niya, tinanong ulit siya. Tapos ang adulit, tinanong, marunong ko sa ganyan, kaya. Wala po. Ano ka ba? Yung isang adulit. Sabi niya, 3/4. Eh, tigun na yung nababangka. Alam mo, ginawa niya, tinumba niya. Tapos tumba, gumagano yung professor, sabi niya, tinanong Mr. Bachman. Professor, do you know how to swim? No! Or you miss 100% of your life! Parang mga punto, guys. Pagdating sa ito profession, walang-walang kung anong karir mo. Pagpasok mo ng USANA, iwan mo na yung karir mo. Bitawan mo. Kasi remember, hindi nakakapili ang diploma. Subukan mo bumili ng kotse. I want to buy a Fortuna. Eto. Translate po, sasampal sa iyo yan. Tama ba? Tama?
So, are you learning? Yes! Kaya may makikita lang, kasi palapakan natin yung mga doctors, yung mga engineers, yung mga... Iba yung support, yung dito. Tama? Masal yun lang. So, learn something. Ang system po, malapak, palapak. Pag sinabi, sabi nga, ang power ng GLA is all you have to do to become successful is yes? Apply! Do not doubt your doubt, apply. Yes lang. Pag sinabi na apply, alon! Tanong mo kung gano'ng kataas. Hindi yung apply, bakit naman? Hindi, pag... Sabi niya, pag sinabi, Duan, talon! Gano'ng kataas? Apply! Taas! Sige! Huwag kang mag-iisip na, Pag, what? Kasi maniwala kasi hindi. Walang ituturo ang apply mo na mali. Kasi pag tinuruan ka ng mali, damay siya! Di ba? Damay siya! Eh, kanino ba siya nakakunik? Sa'yo! Tama mali. Are you with me? Yes! Diba? So, kailangan ganun. Kailangan matutukan. Second, pag tama na yung attitude mo, yung GGLLA ka na, dito na papasok yung tinatawag na, dito na belief. Belief is very important. Unang-una kayo na kuniniwala, unang-una kay God. Kasi God is the one who will give the blessing. Yes! Tama? Yes! Ang Diyos ang bibigyan ng blessing sa'yo. At naniniwala ko na ikaw, kung naniniwala ka, lahat ng bagay may purpose. Yes. Do you believe? Yes. Do you believe? Yes. So, di ba? So, hindi po Sunday ngayon, ha? So, ibig sabihin, guys, maniwala ka na Diyos, may dahilan sa iyo, may purpose. Nakumuha ka dyan, wala lang. Isipin mo, kung ikaw 1 year ago na, 1 year ago, ito ba ginagawa mo? Hindi, dahil nakumuha ka. Tama ba? And God has a better plan. Kasi tinan mo, paano kung paano mo nalaman na yayaman? Gusto mo malaman? Paano mo nalaman na yayaman ka? Yes! Gusto mo malaman? Yes! Simple lang. Ito ang sign na yayaman ka. Ang sign na yayaman ka, wala kang pang join, nag-join ka. Tama! Ito ang sign na yayaman ka. Pero, hindi na minister. And, doon. Kaya may sundot yun. Tama? Kailangan maintindihan mo. So, doon na papasok yun. So, ngayon, bilip ka kay God. Second, saan ka bibilip? Sa sarili mo. Sus, Mariosep, sarili mo na lang, ayaw mo mapaniwalaan. Tama ba, Len? Guys, do you believe you are a champion? Yes! Do you believe that you are a champion? Yes! Some of you, hindi. Okay. Kasap niya. Diba ka siya? Alam mo na kayo sabay lang. Pati yung mga naniniwala, yung mga sumisigaw, yun yung yayaman. Yeah! Ano yun? Sabi ni Lord, bibigyan kayo ng another chance. Do you believe to yourself? Yes! Do you believe to yourself? Yes! Guys, kailangan, kasi tanda mo ng Diyos, nakatingin sa'yo yan. Pag hindi ka sumisigaw, hindi ka marinig, sa dami mas malakas sumigaw. Do you believe in yourself? Yes! Yan. Para makinig ka, marinig ka ni Lord, takpaw mo yung katabi mo. Aagawa mo pa ako, tagal-tagal mo na dito. So, guys, number one, maniwala ka sa sarili mo. Kasi bakit? Hindi ka makukundis sa ibang tao kung hindi ka maniwala sa sarili. Ay, hirap mag-convince ko ikaw mismo, hindi ka naniniwala. Alam mo ka, if you believe in yourself, you are halfway there. Pag naniwala ka, tapos na laban. Sabi nga, pwede sa buong room nito, hindi maniwala sa iyo. Nako, no? Pwede sa room nito, hindi maniwala sa iyo. Pero pag ikaw naniwala, believe me or not, makukuha mo yung pangarap mo. Pero pag ikaw hindi naniniwala, kahit lahat sila, every time, nakita mo, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero kung ikaw hindi maniwala, yun, hindi mo talaga makukuha yung pangarap mo. Nako, no? Then you have to believe in yourself. Believe in Yusama! Yes! Di ba? Huwag ka na mag-iba-iba kung ano pa ginagawa mo. Ito lang. Pero kung part-time ka, ito lang. Asan dutundut lang, day? Di ba, Yusama? Paniwala sa Yusama. Kaya tinapit na natin yan. Saan ba maniniwala? Sa product! Sus, Mariusef, kaganda ng produkto natin. Ulitin ko. Iba dito talaga, hindi talaga. Kita-kita mo pag gumamit ka ng produkto. Kukis mo pa lang. Lalo na yung father came sa Lviv. Yes! Ay, maniwala ka.
talagang lahat ng guhit ng mukha mo, maniwala ko. Kung ikaw may mga ganun-ganun, good news. Hindi naman siya mawawala, pero... Pero alam mo yun, ang kailangan niya, pasibya. O kaya dragon peel. Hindi diamond si dragon, dragon. Kuya, masama ng iba sa atin yung tumitingin sa katabi. Sama mo ah. Ayan, ano naman niya? Sabi ka din, you have to be in the company. Tsaka huwag kayo mag-take, lahat i-take nyo. Alam po kami, lahat i-take namin. Maniwala kasi hindi. Talagang minsan, pag may profit ako, pinagyayabang ko pa talaga yan. Iinom ako essential pack, sabay-sabay, tapos gano'n din yan. Hindi, bawal lahat. Talagay ko, sabi, ang dami naman yan. Kaya mo lang, ano ka ba naman? Hindi mo kasi problema nun. Ito lang isabi. Kaya talaga ako, alam mo yung nagsisimula ako? Sabi nila, grabe yung sisimula ako. Sabi ko, grabe yung sisimula. Kasi ang hirap pagpa isa-isa. Sabi ko, kasi pag tumitay ka ng produkto natin, hindi ka daw magugutom. Tama, ang dami tubig eh. Hindi ba yung totoo yun? Ito. Kami tayo mag-diamond. Kano'n may mga diamond? Tsaka, grabe. Huwag mo hintayin mag-diamond. Bago ka bumili ng gano'ng karami. Hindi ka ba diamond? Ilaklak mo. You want to order mo? Ilaklak mo. Huwag mo ibenta. Eh, apren. Paano pang pangbayad ka ng order? Dilakayan mo yung tita mo. Kasi yung 200 points. Ilan lang? Kami nga sa 600 points sa every month ang auto order namin. Kasi may anak ako. Tama, may mga anak ako. Ilan yung mate ko. Yung mga tao ko. Lahat sila bibigyan kasi hindi pwede sila bibigyan. Why? Madadama yung mga sakit yung mga anak ko. Eh, mga katulong ko, pag nakita mo, mag-usya-musya. Kasala ka niya ako, sabi niya. Sir, ma'am, pwede po sabihin sa driver. Ano driver? Ano si John? Lalo na kasi ako sanay na sanay ako naka... May favorite kasi ako damit na yun lang yung susunod ko. Tapos kahit matagal na, kahit may pera na kami, gusto ko pa rin. May ganun ba kayo? Yes! May sira-sira, kasi minsan mapapaalis ako. Minsan nagpagkakamalan akong ganun eh. Pero ngayon, ang tiyaga ako ngayon, nagsiselebib ako kasi may trust ng ambassador. Pero medyo tamad ako. Pero sa kanya, nakita ko na wala yung fine lines. My wife is 40 years old. Pero you cannot see her looking 40. Yes! Tama, 8 kids. Pero wala. Eh, isa sabi ko, oh my God, 20 pa lang ako. Labas mo! Hindi ka to! Di ba? Real health product. Kailang gumamit ka. Kasi you cannot convince me kung di. Eh, iba yung pakaramdam pag ikaw yung nag-debate. Then what happened to your skin? Well, ang dali sabihin na, di ba? Well, I'm taking this kind of product. Ang sarap kaya. Oh, pero kung ikaw talaga, ang ganda na, di ba ang nag-detect kasi grabe yung produkto namin, the best. Di ba? Wala po ko mo. Ano yan? Nakasamit lang po. Pero tumataas na. Bakit tumataas? Bansin. Anak, kasabi niyo sa inyo. Puro palusot ka na lang. Pag may down down eh, sabi nila dapat, ilang beses yung nagtitake ng essential? 3 times. No. Pag kami exposed lagi, I mean 6 kami nila yung nagtrasa. 6 essential. Kasi exposed kami, di ba? Grabe, kausap. So 6 kami. Kaya kahit ano, saan pag-gising. Di ba sasabihin 3? Ngayon ito kami 3. Oo nga 3. Di ba? Isang essential, hati sa tatlo. Swatter. Bibigay ko pa yan ako. Nako, ito mo na sa inyo. Water. Paano kaya yaman mo? Tama ko eh. Okay? Okay lang ba this time you take a lot of product? Yes! Tsaka maging accountable ka. Dapat pagdating ko lang makikita sa bahay niya puro essential. Wala na yung mga Ribicon, Centro. Pag tatanggalin mo yan. Yung si Metro Rosa mo, ang mabahay ng mga skincare niya, alam mo ginawa niya? Hindi yung telepon. Pinamigay niya. Tapos lahat yung puro ano, oh, Shelby. Tapos ako sabi mo nga dati, niloloko niya ako. Sabi ko,
Kasi dati sabi ko, naglalagay ako ng ano. Ba't ba nilalagay mo? Sabi ko, naglalagay ko Kim Chan Su. Chinese na yato. Huwag ko tatabihan, ha? Pero sa Chinese yun eh, Kim Chan Su. Ay, lagay mo yan. Yan. Lagay na ko na may chance. Sinasabi ko na ko na. Hindi, di ba? Hindi, talaga yun, pati yung chinchenso ko, nanong ko, tapos ito ko lang dito. Yun lang effective sa akin. Chinchenso, only touch my skin. Kaya kaya grabe, puro sa Tel Aviv talaga grabe. Kaya, are you excited sa Tel Aviv? Yes! Guys, sa new market yun. Alam mo, may mga tao na ayaw mag-supplement, pero wala akong nakitang tao ayaw gumanda at gumwapo. Yes! Diba, alam mo lang, ano? Pero paano alok? Di ba kung burbuk naman ito? Oo, talagang ano? Talagang parang, yung alam mo yun, may maputi pero maputi na madumi. Di ba? May mga ganun, hentak. Kasi ako maputi, ikaw maitim. Eh, di ba maitim, makinis. Ikaw maputi, pero grabe. Di ba kulang na lang pagbaba ng atsara. Ay, pagbaba na lang ka, atsara na. Kaya, hindi po ako naninira. Kung meron ka nun, di ba, totoo naman yun. Kung wala ka, bahala ka. Kaya tawanan mo yung cup-up. May kasabihan kasi pag tinawanan mo daw yung cup-up, di ba may balik yun? Pag tinawanan mo, hindi ka rin siya, tatay ako sino siya. Pag tinawanan ka, bahala ka. Mas malaki pa yan. Are you learning? Yes! Okay lang gagamit tayong produkto? Yes! Huwag mo ibenta, ha? Kasi pag mo, auto-order mo, binibenta, hindi, gamit mo isa, dalawa na, unti-unti mo. Kasi ito mo, problema nyo, ilang points? 3. Oh, okay nun, ilan? 32. Di ba pa lang, essential? 34. O di ba, tapos mag-nutri-fill ka pa. Doon pa lang, ubus na auto-order mo. Kaya alam tayo, natakam, talagang nilalaklak mo. Okay ba yun? Yes! So three, di, talagang you have to take care of them. Yun talaga yung chapa, kasi hindi maniniwala sa inyo. Okay? Yes! Next, saan ka maniniwala? Sa upline! Kasi apply mo, ay, atara, apply. Paano wala kang apply mo? Kasi dito na rin yan. Kasi wala tuturo mali yan. Second, saan? Sa crossline. Maniwala kayo sa crossline nyo. I don't care kung core edge ka, I don't care kung icon ka, I don't care kung frontier ka, I don't care kung maverick ka, I don't care kung extreme ka, 1xc. Wala pa kailan. Pero tanda mo, hindi lalaki negosyo pag hindi tayo natutulungan. Kaya nauuso ang sunutan kasi hindi magkakakilala. The only thing kung magkakakilala lahat ng crossline, nandun yung respect. Tama ba? Kaya mamaya, before you go home, at least you meet at least, ano na, 10% every meetings to know them. Tama kasi iba kasi yung dating pag madami kang kilala. Advantage yun. Pagdating mo pa lang dito sa office, uy! 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 Yeah, sabi niyo, grabe, sikat ka pala. Team ko lahat yan. Tama wala eh. Diba? Pero talaga, siya pa lang kauna-una mo pag sakali. Pag sumali. Ganun lang yun. Nakuha niya? Okay. Crossline. Tapos siyempre, yung team nyo. Wala akong sinasabing best team. Kasi always may magiging best. Kaya hindi laging best yan. Ang best team ngayon, hindi siya magiging best forever. Meron lalabas na bagong best. And may bagong best, and now you best. Kaya pag nakikita tayo, kamusta, bes? Are you learning? Yes! Mga bes? Yes! Okay. Patapos, commitment! Guys, padaming mga tao gusto yung mama pero ayaw mag-commit. Tama bali? Tama. Yes, mentor! Yes, apply! May balik sa training! At lane. Alam yan? Pag maganda sitwasyon, ang tawag doon interest pero you're not committed. Committed is something that you are not comfortable. Umuulan, kakausap pa rin ako. Wala akong pamasahe, I can walk. Tama? Yes.
Wala akong pang lunch, okay lang. Diba? Ipipray ko lang. Tama. Diba, Lord? Nagawa mo nga ng 40 days. One day mo nito. And I remember sa Biblia sabi mo, you create me like your image. Kaya I can survive. Ano, alam niya? Diba? Ganun lang yun. So lahat yan, pag gusto mo eh? Kasi alam mo, ang hirap kasi parang yung nangyari dun sa England eh. Sa England, may hari doon. Yung hari ng England doon, talaga grabe talaga yun. Mahal na mahal siya ng mga tao niya. And the people there, doon sa kingdom, they will fight for sa king na meron sila. Di ba ganoon yan? Talaga mahal na mahal nila. And nagkataon na itong hari ito, nagkasakit sa puso. And he is dying. Pag kangutari, mamamatay na. Di ba ang concern ng mga tao na ito? Tama ba li? Lalo na pag mabuti siya ang hari. Eto na. Nung mamamatay na, the only thing to survive yung king is bubagtan siya ng puso. Ngayon, nung araw na talagang nagbibilang araw na siya, yung best friend ng hari, yung pinakanakaman, titawag sa kingdom. Nais mo malaman nyo! Sabi niya, nais mo malaman nyo! Kasi may natutulog na eh. Natulog ka na! Nulat mo na! Hindi ka natisensyal! Extra stamina, ha? Diba? Sabi niya, pinag-ipan niya, ah! Grabe! Okay, so, sabi mo na, hindi, sabi niya, sabi sa mga kingdom niya, guys, ang hari natin mamamatay niya. The only thing na para mabuhay siya is mapagtan ang puso niya. So ngayon, kung talagang ganun ang pagmana sa akin ko sa hari, ngayon, sino ang mag-donate ng puso? Wala, nagpinin na. Tapos wala, mga ilang segundo, nagkatahin ko, parang ganito. Tapos, bigla may sumigaw. Parang ito, take my heart! Tingin nila. Tapos yun tumingin. Take my heart! Buong mga tao sa kingdom, nag-take my heart! Sabi, ganun nila kamahal yung hari. Eto, nasabi, narito yung kaibigan ng hari. Sabi, tira. Lahat yun na hindi ko alam kung sino. Sabi ko, ganun na lang. Para malaman ko, magbabato ako ng feather. Kung kanino tumama sa kanyang puso. Ay, sa kanyang puso na yan, sabi, sige! Sige mo! Ganun. Take my heart! Pagka hinulog ko. Hinulog yung feather. Take my heart! Tapos mo yung sabi niya, sabi, 30 minutes na. Wala. Pero mga tao sabi niya, take my heart! Sabi niya, isang oras na. Parang wala pang, hindi pa wala pang mabaksakan ah. Parang layo nito ah. Eto na, bumabaksan. Nagulat siya nung nakita niya. Kaya pala ang tagal. Kasi pag sabi, take my heart! Kaya pala hindi mo magsak yung pebble. Guys, madami mga ganun. Gusto maging successful, pero naman, ayaw naman gawin yung part. Diba? Take my heart. Kaya yung pag-play down na itong ganyan, si take my heart. Tama. Diba? So guys, yun ang pinakikulad. You have to commit everything. Ang commitment kasi do whatever it takes siya. Hindi mo titignan po ang sacrifice mo ngayon. Natitignan mo yung reward. Are you with me? Yes! And second, syempre, yung desire. You have to be, you must have to have, tama ba yun? Diba, nakita ko natutulog na eh. Diba? Alam mo, minsan pag natutulog na kailangan respetawin natin. Kaya nyo lang po yung pag-aala niya kaysa naman nagbibig niya yan. Ang mga pala. Binapractice ko yung gano'n. Hindi ko talaga naman, kaya tumayt natin. Nakuha ko talaga yun. Diba talaga naman binapractice yun? Yung parang mawala yung ingay, grabe na. Yung tapos ko talaga tinry ko, hindi ko nakuha. Napustake ba ako? Kala nyo lang yun. Pero diba, tinatry ko something new, para makano kayo kami, hindi ko pa makuha timing. Ilang beses niya, kahapon pa yan, diba? Ilang beses niya,
talaga makuha. Yung parang kasi, yung pag meron mga speaker kasi ang galing sa ganun. Pag ulo, yung magugulat, pag hinahantak na, ka ganun, ang galing. Yung mga ganun, sabi, kasi yung kaya yun. Ang galing pumapalpak pa rin ako. Ito mo kanina, hindi nakuha. O hindi lang talaga, parang ano yun. O siguro, then, hindi kaya hindi ko nakuha, mahina lang yung gets mo. Yung awareness. Anyway, di ba? You have to have this what you call yung burning desire. Naglalagab love. Di ba? Dapat nakikita mo yung sarili mo na successful ka. Nakikita mo yung suot mo yung sa ano ka. Kasi ako ganito. Before ako naging nagtotalk sa international, by the way po ha, bubuhati ko yung sarili ko. Ako po yung kaulo na nagtotalk, alam naman yan, sa international. Pero nakakatawa yun, di pa ako doon mag English yan. E paano pa ngayon? Hindi nahirapan lalo. Pero first time ko talaga yung mali-mali English ko. Kahit makikita niyo sa YouTube yun, nandun yun, sipat mo naman pinos to. Mali-mali talaga yung English ko. Tapos nagtatagalog ako, pero grabe, palakpakan. Yung acceptance ng tao, grabe. Yung palakpakan, doon ko naramdaman, grabe, hindi pala sa galing na English yan. Malaking factor pala. Tinanong ko sa kanila, but yun, naiintindihan niyo ba, grabe? We learned something. Sabi ko, ano yun? Being attentive. Wow! So yun nga, so you have to imagine. Ako ini-imagine ko, nung una namin natin sa event. Kaya umati kami ng mga event kasi never miss event kasi that is the time na doon lumalagab love yun. Design mo. Yung may market, may nakita kang kotse, magpa-picture ka. Di ba? Picture ka dyan, tapos picture ka. Parang sa kotse ko. Lahat ng kotse ko, lahat ng downline ko, downline cross, dahil ipapapicture. Kaya nung pinakita ko sa prospect ko, sabi sa akin, hindi save yan. Ang dami niya sa Facebook, mula ka sa kanya. Well, naranasan ko talaga yun. Kasi ang dami nung pamicture sa kotse ko, yung tendency, di ba magpipopo sa Facebook? Kakalat. Nung pinakita ko na, mabot sa kanya, hindi save yan. Nakakainis kaya yung buwisit. Pero dapat gano'n, you have to feel. Yung burning desire, paano mo mag-practice yung burning desire? Always imagine. Imagine mo na aakyat ka. Imagine mo anong pakiramdam na inaabot mo yung last payment sa utang mo. Eto na. Di ba? Iba yung sumisigit sa'yo. Yung bigla mga ulat ka. Tapos makikita ka. Utang sa'yo. Di ba? Dadagdan ako pa ng 50 mil. Para sa stress mo. Di ba? Nakangalaki yun, ha? Dahil mukhang gutom ka, sama kita. Tama? Ang sarap noon. Imagine mo yung mga taong nag-negative sa'yo. Na darating araw, tatawagan mo sila, tara, pwede bang samahan niyo ako? Saan? Yung magusto ko kasi mag-Boracay eh. Pero wala akong kasama eh. Hindi, may pasok kami. Libre ko kayo. Ano sasabihin? Yes! Sige, sama kami. O sige, babayaran ko na rin yung pwedeng nyo. Diba? Pag-upo doon, baliw sila. Imagine mo, tapos pagdating sa Boracay, diba? Nasa aeroplano pa lang kayo, itulak mo siya. Para maganda, babaksahan mo! Walang yaka! Alam mo nyo? Ako, alam nyo kami, pag nag-design kami, lalo yung mga team ko, wild stream talaga. Ako sabi sa akin, hindi ka sabi sa akin, Edward, mayaman ka na sa ito. Hindi pa ako mayaman. Ito yung wild stream ko. You can tell na mayaman na ako. Pag bumili ako ng Lamborghini or Ferrari, nakakalasing ko siya. Yung tatangganin ko yung bawat party ng sasakyan ng Lamborghini. Pag tinanong ako ng kaibigan ko, ito yung wild stream ko, bakit mo kinalas? Wala. Wala na akong magawa. Kasi ako yung wild time. Tama diba, yun. Gagawin ko siya sa mga lalaki, tawag namin yung panahon ng Tamiya. Ina-assemble. Nangabi yung tabi ako, totoo eh. Tama mali. Yung pupunta ka sa Rolex, hindi mo na iniisip kung ano bibili mo. Ang tatanoy mo, anong pinakamahal dyan? That's the desire. Ano, Rolex, anong pinakamahal dyan? Ito, isa tatabi pa sa'yo, Sir, ano ito, mahal to? Hindi tinatanong ko magkano, tinatanong ko, ano? Paltan ka. Yung mga ganun design. Yung pumunta ka sa mo. Oo, pumunta ka sa sabi ko, may ito sa mo, nadadrive ka. Baby, magpa-birthday ka na. Hindi ko na halimbawa pa-birthday ko sa'yo. Kasi lahat meron, nagkola pa rin.
So kung gusto mo na lang, so patay yung kotse na lang para hindi tayo. Ano mo gusto mo? Mercedes-Benz? So pagdaba ako, sige pa. Binili ko, plus ako, uwi niya yun. Okay, Mercedes-Benz. The 6.2, tapos bigla na yun si... Grabe. Grabe. Yung gatas niya, yung utak ko dati. Tapos ngayon, bibili ako ng 6.2 na Mercedes-Benz na hindi ko man inisip na 6.2 siya. Natapos lang naisip ko na, nabayaran ko na, 6.2 yun? Pero, yan yung mga wildest dreams. Ang wildest dream, i-design na, yung magtatawag ka kayo mag-upline. Upline! Ano ginagawa mo? Wala nga eh. Puta na upline, bili ka ticket, euro tayo. Naiihi kasi ako eh. Iba ko tayo ha? Iba ko tayo ha? Tama! The problem is most of the people are not desiring something. Tama! Ang iisip mo lang mo ang problema. Tama! Tama! Guys, ako, maniwala kayo sa hindi. One thing I've learned. Sa kasi meron ako na class na inatinan. Sabi ng teacher, sabi mo, ang mga teacher, tuturo yung teacher. Tapos yung teacher, comedy yung teacher. Lagi siya nagpapatawa. Tapos nagbitaw siya ng joke, tumawa yung tao. Kinabukasan, nagbitaw siya ng joke, same joke! Kalahati na lang yung tumawa. Tapos biglang tatlong araw, nag-joke ulit yung teacher, pakunti ng pakunti. Hanggang to the point, pang limang talk niya, na same joke, wala na tumawa. Tapos sabi sa student, congratulations. You learn your first lesson. Sabi niyo, takay mo iba. Bakit? Kasi imagine niyo, kung ang pagtawa, ang kwento ko paulit-ulit, nagsasubside yung pagtawa mo. Sana sa problema, kung paulit-ulit yan, dapat mawala na rin yan. Tama! So kung problema na paulit-ulit, kung tawang-tawang ka lang tatawa sa joke ko, tapos sa problema, hindi ka na rin narulungkot. That's the first lesson. And you have to desire something. Tama? Desire, imagine ngayon pa lang. Nagkukumitin, imagine mo, dadalik ka ng kotse. Diba? Tapos sa'yo, tapos sabihin mo, tapos, kunyari kotse mo, nagdadalik ka, hatid mo, imagine mo. Tapos sabihin mo sa driver mo, hatid mo na direct siya sa bahay. Nagulat yung jeep mo. No? Tabik? Nalawa niyo? Yes! Desire is very important. And once you desire, make sure you will be, make sure pag mataas ang desire mo, believe me or not, the excitement is there. Yes! Alam niyo, ano po ba ako na ba yung namalungo niyo? Kaya bigyan na ako. Kasi may excitement ako. I can see myself. I can see the Yusana. I can see the Yusana and I can see myself and see yourself na magiging big contributor ng Yusana Philippines. Yes! Kasi ka nyo, God! Kami tapos na story namin, story nyo na! Yes. And this is the right timing. Nakaka-excite yun. Tama, yung nakaka-excite, dapat ibalik natin yung director awarding pa lang. Isang araw na convention na. Di ba? Director pa lang dami. Director! 3,000, no? Tama? Yung tipong talagang, oh, tulog muna kami ha. Mamaya pa naman kami. Tama ba eh? Yun ang mindset. And na-excite ka. Di ba pag may gusto ka pag pupunta kang Boracay kinabukas, excited hindi? Excited! Excited! And once you're excited, you are preparing! Anong kailangan ko? Ano mga gagamitin ko? Oh, baka hindi ka excited. Kaya wala ko kailangan. Kailangan ko ng prospect list. Kasi you're not excited. Are you learning? Yes! Are you learning? Yes! So ngayon, ngayon, pag meron ka na niyan, work is very easy to work. Hindi ito madaling kunin. Pero you have to improve daily. Sabi ko nga, sabi nila, you have to change 100%. Tama mali? Tama? Yes. Kailangan mag-change ka daw ng 100%. Pero ako di ako naniniwala diyan. Don't change 100%. Change 1% every day. And that is 365% ang improvement mo kaysa nagsimula ka. Tama! Everything! Thank you. Are you learning? Yes! So ngayon,
Pag na-improve ka na, ano ba yung skills na dapat mo kalaman? Prospecting. Number one yun. Kino dito may prospect? Oh, may prospect kayo. May prospecting kayo. May prospecting kayo? Yes! Ano yan? Tinatawagan nyo ba yung prospect nyo? Yes! Kino prospect nyo? Sino mga prospect nyo? College friend? Baha? Kapitbahay? Oh, lahat yung prospect ko, pero choose wisely. Para hindi ka mapagod, make sure tama yung prospect mo. Kasi minsan pinipili mo prospect porkit may narinig kang factory worker na yumaman, rinikutin mo lahat ng factory. Diba? May narinig kang kwento from vendor. Ha! Pwede na to! Ilan lang ho yun. Hit the right market. Upo mo yan. Hindi yan yan. Kasi pag wala kang prospect, at maniwala kasi hindi, hindi kayo maubusan ng prospect. Tama mali? Tama. Imagine ha, we have 100 million sa Philippines itself. Ilan pala ang diamond director? Ilan? Sabihin natin, 10? 14? Oh, hindi pa natin natatap lahat ha. Ang dami pa niyan. Tsaka every day may 18 years old. Tama? Hindi mo ubusan yan. Di ba? Meron nga mga ibang taga-ibang bansa eh. Nag-outing, apat sila. Yan o, Japan, Amerikano, Hapon, Filipino, Koreano. Sila magbabarkada, nag-ibang bansa, nag-cruise. Nag-cruise sila o. Pag-cruise nila o, eh nagyayabangan yung magkakaibigan. Yung isang Japanese, sabi na ako, no? Ayabang, hawak yung telepono. Sabi niya, nag-ayabang! Yung magkakaibigan siya, hawak yung telepono. Tapos, pinato yung telepono. Sabi niya, pinato sa dagat, nabaliw! Sabi niya, ha? Bakit mo tinapay yung cellphone? Tagal na lang, ha? Sabi ng ano? Ano ka ba? Sabi ng ako, ano ka ba? Sa amin, sa Japan, ang dami cellphone! Sabi, tayo magpatalo ng ano, ng Amerikano. Kayo na ba ito? Yung may-ari, sabi niyo, wag. Please, wag. Yung Amerikano ay matalo, tinamon! Yung cellphone ko, ah. Tinamon! Patakot ang Japan, tinamon! Saan na Amerikano yan? Ano ba? Sa Amerika, ang dami cellphone. Eto na. Siyempre, Pilipino. O may nagulit, hinakatas. Tatyo na ako, kaibigan ng Koreano. Wait mo din ako! Sa Pilipino, ang dami Koreano. Pero, hinakatas yung kaibigan yun. Hindi guys, ito yan. Hindi mo ako siya ng prospect. Ang dami niyan. Okay ba yun? Yes! Second, you invite properly. Ang invitation is an art. Art po yan. There is no perfect invitation. It's only an art and a spill. Tama ba spill? Ha? Spill? Ano? Ano yun? Imagine nyo lang, spill yan. Di ba pinapractice natin yung desire? Imagination. So, mo spill? Spill lang yan. Practice. Kasi pag alam mo yung prospect mo, alam mo paano sila laruin. Alam mo yung dati bago ka kumausap, nakaprepare ka. Tanda mo yung bago ka pagalitan, magpreprepare ka. Tama mali. Patay ito sasabihin ko. Pag ito sinabi, ito sasagot ko. Tama mali. Yung mga lalaki gumawa ng kataratadoan sa asawa. Tama mali. Nakaisip na yan. Tama mali ba? Sabi niya. Diba? Hindi nakaisip na agad, alam na agad sasabihin. Tama, ganun din. Pag kumausap ka sa prospect mo, tatawagan mo pala invite. Kasi minsan tatawag sa mga down day ko. Pero mo tatawagan yung prospect. O sige, tawagan mo. Pag tinawagan, kasi pinapakinggan ko. Pag tawag na lang, tapos pag kring-kring. Tapos to sinugod, pinaba! Pinaba! Sabi niya, sinagot eh.
pag hindi ready, ganun talaga. Tama ulit. So, kailangan practice yun. Before you approach your prospect, practice mo na yung sasabihin mo. Okay ba yan? Yes! And third, yung tawag nyo, A, B, C. Rules. Alam mo, madami pa rin. Ang ABC rules is, sa lahat ng sinabi ko, yan yung may rules. Yan yung pinaka-importante. Ito yung skills na kahit hindi ka marunong mag-present, ang dami yung umaman dito, ang ganun lang mag-build up. Magaling ka mag-build up, pero dapat make sure tama yung build up mo. Ano build up? Huwag mo i-build up yung prospect mo. Kasi minsan ganito sakit ng iba. Bro, tayo ka. Ano, bibito ka. Bro, ano, kuya. Ano, makalang. Yeah. Dari pala pa ang dating ito, ano, ito prospect, ito. Ito prospect ko, ito upgrade ko. Ito prospect ko, dating pa lang, ano na eh. Parang NBI eh. Ano siya? Diba? Ang mga niya, pag yun po prospect, hindi mo binibuild up yung apply mo sa harap mismo. Grabe ko si Alfred ko, ang lupit nito. Ang dami nitong kotse. Ang galing nito, mayaman to. O diba, off-white? Yes. Kailangan, malayo pa lang si apply, doon mo nang binubomba. Huwag mo iupo na hindi pala bomba. Are you ready? Yes! Kaya palapakan po natin. Are you learning? Yes! So ngayon guys, that is the very very basic lang na ito, ang skills kasi you have to practice that every day. Every day. Every day. Hindi pwede hindi. Kasi to master a thing, so you have to do it every single day. Yung pagsalita, every single day. Kasi bakit? Hindi kasi pwede alam mo lang. Tanda mo, copy business tayo. Pag mali ka, mali ko ko. Tama mali? Remember, ikaw to. Ang program natin is to build an organization. Malaking grupo, malaking income.
Kasi pag malaki grupo mo, malaki ang result mo. Paano lalaki resulta mo kung wala kang grupo? Pero paano lalaki grupo mo kung ikaw mismo, madami kang hindi pa alam? Tama mali? So babalik tayo. The reason why sa presentation, nakalagay doon, this is you. Wala ka nakita, this is upline. Hindi si upline lahat ang gagawa. Hindi si downline. It will start from you. Kaya ang presentation, this is you. Everything starts from you. Kaya if you want to become successful in life, you have to do your best and effort para maging successful. Kasi success is not just earning a lot of money. But the true success is you changing other people's life. Alam mo? Alam mo guys, three things why I really love to do Yusana. Una, not just to have a healthy life. Kasi yung pangalawa doon, I have an earning that I can provide. Pero most specially, I have a purpose na hindi kadamihan ng tao, namamatay na sila, hindi pa nila naranasan. Kaya I always tell to my people, okay sa prospect, I will not teach you how to earn money. Kasi go out, you can earn. But here in Yusana, we're not teaching to earn money, but we're teaching them to have a beautiful life. Ano ang kaya mo gawin kung naging successful ka? Kung gagalingan mo yung sarili mo, ilan yung tao matutulungan mo? We're not talking about you. We're talking about changing the world. Tama? I thank you. Di ba? Ano nakuha nyo? Masyado kasi seryoso eh. Di ba? So work to change. Kasi very important yan. Huwag kang papayag na mangyari sa buhay mo. Guys, 2017 will be end in just 8 weeks. Mabilis. Parang kailan lang 2017 is just coming. Ngayon, ano bang nagawa mo noong 18? Ay, noong 17. Did you improve? Some of this team improved. Some of this team are not. Most of this team are not. Pero believe me or not, if each one of us do their part, we will make a difference sa Yusana. Tama mali? Yes. And ako, as one of the top income earner na Yusana, I don't care what team ko, ano ka. Let's work again. Tama? Let's be a model. Be an inspiration to other people. Kasi tanda mo, madami pa mga tao na kagaya mo rin. Tama? Let's work hard for this coming 8 weeks and let's prepare you 2018. Okay, wala mo ng Pasko, ang Pasko natin next year na. Kasi pag nag-Yusana ka, wala ka mang Pasko every, bet ba nagpapasko pag every, di ba? Sabi na kay Jesus Christ, eh, kay Jesus Christ, birthday. Pero kung tutusin talaga, nagpapasko, it's a culture. Kasi gusto mo may 13 month, tawa ba eh? May mga ganun. Pero kung tutusin, kung lumaki naman ko ng ganun, walang ganun eh, tawa ba eh? Pero importante, pag ikaw nag-Yusana, katawin muna. Wala mo ng time, konting sakripisyo lang. Kasi ang sakripisyo, maniwala ka sa hindi, malaki magbigay sa inyo. Ang success kasi, hindi opposite ng sacrifice. Ang success, they work hand on hand. So kaya, huwag muna tayong pahinga, hatang tayo. Ako, hindi ko makintim, wala akong kikitain sa inyo. Yung mga downline ko dito, wala naman akong kikitain kasi matibay na. I need to get another people para mag-start again. Pero believe me or not, di ba? If you're going to decide, it's a single decision that you will make. And that decision will change your life and change other people's life kasi nag-decide ka. And sasabihin siya darating araw, ikaw may kasalanan bakit lumamod sila. Di ba nakakainis na problema yun? Ikaw kasi! Ang problema ako, dalawa itong ibahay ko. Tama mali. Bakit galit? Ikaw kasi mentor eh. Pinayaman mo ako. Saan po kaya sasakyan ko? Di ba sarap nun? Guys, 8 weeks to go. To change. To 18 mo. Tanda mo, who you are right now is the decision you made 5 years ago o 1 year. Ang good thing yan, kung ano ka ngayon, this is not you. It is just a process of parang maging kusino ka
5 years from now. Work on it. Do your best. Always have a good heart. Always remember that online. Pag kumita kayo dito, sila sasabihin ko dyan, ilang kukikita kayo. Always remember ang pera sa bank account, hindi sa utak. Kasi madami pag kumita nagbabago. Please don't change. Kasi ang bilis din ang balik. Okay, so maraming sa... Thank you! Rodney, thank you for allowing us! Napakalaking Rodney! Kasi ang Rodney, okay lang, itawagin ko lahat ng core leader ng Frontier nandito. Pwede kong nasaratan. Para they can see you. Hindi ka lang nilalagpasan nila. Mga core leader ng Frontier, at umuwi na. Pasan yung call leader ng Frontier. Okay? So, sige, Frontier, habang na. Pwede ba tawagin ko yung core leader ng Core Edge? So, yung mga core leader. Mental Joss, patawag yung call mo. Kung nandito man sila ngayon, kung nasaan man sila, pagkasan natin. Okay, so lahat ng leader ng Core Edge, kung sino man ang leader. Para pag nakita nyo sila, you can... These are the coaches and mentors ng bawat team. And you can ask. Para makatandaan niyo yung mukha nila, okay? So, wala pa yun sa Frontier? Wala pa? Nami-meeting pa? Labi ngayon ang lumaataw eh. O, si Sheila, si Kat. Kahila ka pa dyan, di ka nagsasalita. Labi ka naman. Ayan, pwede palakpakan natin mga Frontier na leaders. Okay, so... this is the core edge leader, so pwede palakpakan po natin, di ba? Mentor Ryan, Mentor Raj, bro. So, yan yung mga, you have to thank them, kasi honestly speaking, they're sacrificing for their team trainings, itong room nito, but to accommodate everyone, kasi ako mag-train, sabi ko kasi kailangan, alam mo yun, ibang team tayo, hindi tayo sama-samang team. Iba tayong team. Pero, nagtutulungan tayo. Nakuha niyo yan? So, these are the leaders na nag-sacrifice for this day para for you to accommodate. May nadami ba natutunan? Yes! Okay, mapalakpakan po natin. No? Pwede ang patawag ng leader ng Maverick. May mental breath, ano lang. Yung leader ng Maverick, pwede dito lang harapan. Para makita nyo, pwede. Ay, Maverick. Iba ba? Si Maverick. Tapos tayo na si Mentor. Pero malakuha na si Mentor Brett. Kasi last time diba kayo ng training? Kaya si Paolo. Okay. Sa iba? Kasi ang iba? Parating pa lang. Okay. So leader nga sila. Okay. So ngayon, pwede patawag naman yung mga nandito lang leader ko sa icon. Pwede dito kayo para mag-mobile sa leader. Natalia, Natalie, George, Kylie, Natalie, Natalia, lahat. Para kung makita niyo sila, these are the team, these are the leaders pala that will help you. Kaya natandaan yung mga mukha nila, sila yung tutulong sa inyo. Pag may mga upline kayong nawawala, hindi niyo makita, simple lang, lumapit lang kayo sa kanila. Kasi sila ang tutulong maghanap sa inyo. Hanapin ang upline mo, walang niyayan ha. So, guys, these are the leaders ng mga icons. So, some of their mga top income earner, yan, nandiyan sila. Mentor Tanya is from Singapore po. And she's building here. Ayan nga, director po. Okay, June, ano ito ngayon? Ate Jess! Yan lang, pero palakpakan natin si Kajun dahil. Si Mentor Emily, si Dorel, at yun lang. So, these are the team na will help you. This is, ito yung Yusana. This is Yusana. This is not the Courage, this is not the Icon, Maverick, okay yan. Pero this is the Yusana. These people will help you to achieve kung ano yung pangarap nyo. Diba, whatever colors that you have, believe me or not, it's not about the color. Pero ang color, pag pinaghalo, yun ang magandang tingnan. Yes. Tama?
Kahit di tayo pare-pareho ng kulay. Kasi may iba kasi pare-pareho ng kulay. Iba-iba, tapos naman ng isang kulay. Ang pangit nun. Oy, wala akong meaning ha. Diba? We're talking about colors. Okay? Pero dito mga tito to. So, you are the Gen Y, you are the next generation. And, may, kinakalasan nyo na dyan. Ano sa Diamond? Ano ako na kung nasa Diamond? Kasi ayaw ko siyang pawisan. Kasi, mahal. So, isa lang ako sasabi ko sa inyo. Remember their faces and you can approach them. Know their background, pag nakita nyo, try to take a picture with them. Diba? Kasi bakit? Ito yung ginagamit nyo. Totong tao to mga to. Hindi to peke na kinikita nila. Hindi sila alien, why they earned that. Tama? They are just like you before. Pero syempre, you can ask tip sa kanila. Okay? Especially yung pinaka-leader, Mentor Brent. Okay, Mentor Brent, ito, Mentor Brent. Pakis nyo. Eto, ito talaga ito. Kumpare na ito eh. Tapos syempre, si Josh. Josh. Yan, si Josh. Si Mentor Rio. Ito yung core, isa sa mga, diamond director ko. Rio Gomez. Siya yung sinasabi ko dati. Dati siya nagbasura, saka mag-factory worker. O kaya nang nirecruit niya, hindi basurero. Yan dahong namin. Wala nang marka na basurero, tingnan yan eh. Buhaya niya, laki niya eh. Pati yung pantalon niya, kinis eh. Mga lumuha kasi. Siyempre, yung leader ng frontier ako. They are the one who changing the course ngayon. Ibig sabihin, sila yung game changer ngayon. Walang iba. Our top group, Rush and and you can help. You can ask for help. Pero lang huwag niyo pong utangan. Bastusan na yan. Pinaghirapan mo namin yan. So, teka lang, okay? So, guys, maraming salamat. And this is not the last time I will train you guys. Okay ba? Yes! Ano ba yung natutunan? Yes! Okay lang ba? Yes! So, nag-enjoy naman kayo? Yes! Okay, that is the part one. Pahinginan ko tayo. So anyway, maraming salamat. Frontier, maraming salamat Frontier ha. Mga icon, maraming salamat. Corner, Magic, siguro, ako, nakakaramdam ako. Siguro next time, parang di tayo kakasya kasi kami tao na. Tama, so siguro, minsan once a month, okay lang mo, may ganito tayo. Yes! Siguro once a month, I can commit. Yes! Pero gusto ko, pag sinabi yung bawa, kung attendees ng Frontier, ng Core Edge 70, ang bago, after one month, kailangan 200 na kayo. Yes. Ang Frontier, ganun din. Kasi kung kayo lang itatraining ko, meron naman nag-video, i-play na lang natin. Tama ba yun? Saka sa Icon, ha? Icon! Yes! Icon pa kayo dyan? Ay, pero ha, watch out. We are here. Pero kung kayo yung mabig, maraming salamat. Siguro next month or bago magano tayo, year and yung isa lang. Okay lang, tsaka sila naman nagtuturo naman dyan. Okay, so magagaling yung mga yan, hindi nila ma-achieve yun. So, tingnan nyo kung sino yung kukopyahin nyo. Tama? Pero kung siguro, eto, diba? Chinese. Ito, diba? Ito yan eh. Ito, hindi ko alam kung magkalahi ito. Actually, si Mentor Rio, sabi ko nga, swerte na yun eh. Yung mga balbon, swerte yan. Bakit? Hindi. Pungkoy na, naging tao pa. Kaya kuhin. Kaya kuhin na. Tapos si Josh, si Mentor Josh. So, guys, maraming salamat. Hope you learned, pero sabi niya, it's not about learning. Learning is if you learn ka, but you don't apply, wala pong kwenta. Sabi nga, kung mating ka dito, tapos may natutunan ka, tapos hindi mo in-apply, wala pong kwenta yan. Buti na, kung ikaw umaten, tapos hindi mo in-apply, buti na lang yung mga tao hindi umaten. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Napagod ka pa.
nainitan ka pa. Yung iba tulog na. Yun ang naman nila sa'yo. So apply what you learn. Fly high. Okay, so good morning and welcome. Let's give a round of applause.